Ilan po Filipinos ang nagtetestimonies, pati ibang lahi, may Hapon, may Europeans, may Africans, may taga Middle East, may Arabo, tuwang-tuwa. Bakit? Dahil sa C24/7, natulungan po yung pangkalusugan na concern nila. So kung hindi pa po natatry ang C24/7, try it. Pag inom yan, iba-iba. Bakit maganda ang C24/7? Number one, ang daming laman. 140 ingredients in one capsule. Ulitin ko po, 140 ingredients. Madami o kakaunti? Madami! So, sino ang gumawa ng Nature's Way? Sikat o hindi sikat? Sikat! Billion dollar company a year. Pag kiniling natin na 140 ingredients in one capsule, abay talagang 140 ingredients in one capsule nga. Pinapatotohanan nila yan. In fact, napakataas ng ORAC value niyan. Ano yung ORAC value? Mga antioxidant component. Pag sinabing antioxidant, yan yung tumutulong sa katawan natin para gumaling tayo at matulungan sa iba't ibang kondisyon. Klaro po ba? Yes! Bakit siya maganda? Number one, may vitamins at minerals. Complete line of vitamins and minerals. Number two, meron din siyang, ayan, 12-12-12, yan ang pinakagusto kong dinidiscuss. 12 fruits, 12 vegetables, 12 mushrooms. Isipin nyo, ikaw nga hindi ka makakain ng 5 prutas at 5 gulay araw-araw. Tama o tama? Ito may 12 fruits, may 12 vegetables, sobra-sobra pa. Bakit nilagay 12 fruits, 12 vegetables? Simply because according to World Health Organization, kinakailangan mo kumain ng 5. 5 fruits and 5 vegetables every day for you to be healthy. Ito hindi lang 5 binigay, 12. Sobra-sobra pa. Maganda, napakaganda. Meron din siyang 12 mushrooms. For so many years, we all know that mushrooms are very healthy. Okay, may mga tinatawag na medical mushrooms na nakakatulong talaga pang kalusugan. Narinig mo na yung karamihan dyan, reishi. Ayan, Ganoderma reishi, shiitake, himamashiitake, kawarataki. Kapag di ka uminom, maa-atake. Okay, 12. Proven. Okay, 12 of the most clinically studied mushrooms nandiyan dyan. What else? Meron din siyang digestive enzymes para ma-absorb yung mga supplements na kinakain. Meron din siyang herbs, specialty nutrients, at marami pang iba. So pinagsama-sama ang mga bagong ingredients na napag-aralan ng siyensya na maganda sa kalusugan. Kaya pag ininom mo ito, may mararamdaman ka. Kung wala ka mang maramdaman, okay lang. Bakit? May nangyayaring kagandahan sa loob ng katawan na hindi mo pa nararamdaman sa ngayon. Am I clear? Yes! So C24/7, yan yung components niya, yan yung mga nagagawa niya. Energizer siya, nagpo-protect siya ng puso, nagpo-protect siya ng immune system, pampahaba ng buhay, so and so. Okay? Next. Meron siya mga tinatawag na sistema para magawa yung product. Ano yung sistema? Phyto-Alcatec, Sinertec. Ano ibig sabihin ng phyto-alkatec? Alkaline yung formulation niya. Pag sinabing alkaline, marami siyang green foods and spirulina blend para maging alkaline yung formulation. Kasi pag alkaline yung formulation, mas madaling nadadigest sa loob ng katawan, mas madaling na-absorb on a cellular level. Now, 30 to 50 years ago, guys, karamihan sa inyo wala pa. Pero yung mga nabubuhay 30 to 50 years ago, you would agree with me, na iba ang bacteria at virus noong panahong yun. Tama o tama? Inabutan yun ano ba niyo? Yung penicillin gamot sa lahat? Yes. Diba? May ubo, penicillin. May sipon, penicillin. Nagkasugat, dinikdik yung penicillin, binudbud. Totoo, hindi totoo? Bakit? Kasi simple lang yung sakit 30 to 50 years ago. Simpleng antibiotics, gagaling ka na. Pero sa panahon ngayon, iba na ang bacteria. Iba na ang virus. Tama o tama? In fact, ang bacteria at virus, nakamamatay na. What else? Pinalala pa ng mga taong mahilig mag-iinom ng antibiotics na hindi tinatapos. Anong ibig ko sabihin? Pag ikaw nagkasakit, pupunta sa doktor. Tama o tama? Paano mag-reseta ang doktor? Ganito, inumin mo to 3 times a day for 7 days. Tama? Tapos babalik ka para check up. Magbabayad ka sa doktor. Pagbalik mo, alam mo magbabayad ka ulit. Tama o tama? Yung Pinoy mautak. Ang reseta, 3 times a day for 1 capsule yun. Bibilin ba yung buong 21 capsule? Yeah. Ang bibilin, pang 3 araw lang. Iinom ng 3 araw, tapos gaganda pakiramdam. Bibili pa ba na pang 21? Yeah. Hindi na, pakiramdam nila, magaling at saka virus, mas matalino sa kanya. What do you mean nag-evolve, nag-mutate, hindi na ulis at antibiotics?
kasi nag-mutate na sa katawan niya. Kaya pag bumalik ka ulit sa doktor, yung ibibigay na antibiotics, mas mataas na uri na. Chances are, mas mura, mas mahal. Mas mahal na. Second generation, third generation antibiotics, resistant na yung katawan natin sa simpleng antibiotics. Miski sa advanced na antibiotics, everybody say resistant. Resistant. Ano ibig sabihin na resistant? Hindi na tinatablan yung simpleng antibiotics. Bakit? Nasaning na kasi. Miski hindi naman kinakailangan mga antibiotics. Nung pagkakataong kailangan, hindi naman tinatapos yung regimen na 7 days. Tatlong araw lang ginagawa kasi nga kulang sa pera. Because of this, pag pinagsama mo ito, palala ng palala ang bacteria at virus nowadays, tapos yung katawan ng tao nagiging resistant pa. So susceptible na susceptible yung katawan natin sa bacteria at virus. Kaya mapapansin niyo, may mga nabalita dati. Di ba, mga namatay sa simple ubot sipon. Kumalat, hindi lang sa Pilipinas, pati sa China. Uy. Pati sa Hong Kong, sa China, sa ibang bansa, may tinatawag na Middle East Respiratory Syndrome, MERS. May tinatawag na SARS. Iba-iba, may mga birds flu, mga viruses na yan. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi bacteria and viruses are everywhere. Sa streets, sa schools, sa FX, sa MRT, sa restaurants, sa sinihan. Pag may katabi ka, umubo. Kanina lang, may narinig ako, umubo. Hindi mo alam kung yung umubong yun may kasamang bacteria, virus, o katilang ng lalamunan. At ang masaklap nito, look at this. They're everywhere and we share the same air. Hindi naman pwede yung hangin mo, eh, dito lang ako sisinuot. Pag naglalakad ka, pag kumakain ka, nanonood ka ng sine, nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa FX, nakasakay ka sa jeep, yung hinihinga mong hangin, yun din yung hinihinga ng hangin ng katabi mo. Tama o tama? Hindi mo mapipili yung hangin. Ano ibig ko sabihin? To make it even worse, eto na, may mga tinatawag pang asymptomatic carriers. Everybody say asymptomatic. Asymptomatic. Dok, ano ibig sabihin ng asymptomatic? Yung isa, symptomatic. Pag sinabing symptomatic, nararamdaman niyo yung sintomas. Kunwari may lagnat, ayan o. Tamo, pinagpapawisan. May ubo, ayan o. Inuubo, obvious. Ayan o, may sipon. Sisingot-singot, tutulo-tulo yung sipon sa ilong. Nakikita mo. Ang asymptomatic, walang sintomas. Walang lagnat, walang upo, walang sipon. Parang yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Ayan, parang ganyan. Asymptomatic carriers pala. Ano ibig sabihin ng asymptomatic? Walang sintomas, pero may sakit na pala. Nagigets niyo? Yes! Walang sintomas, pero may sakit na pala at carrier pa ng bacteria at ng virus. And sad to say, we are all at risk. Ang bacteria at viruses nakamamatay. Patotoo? According to the Department of Health, Pilipinas muna tayo. Iba't ibang uri ng sakit ang mga karamihan sa nangunguna, bacteria at virus. Leading cause of morbidity. Pag sinabing morbidity, pagkakasakit. Leading cause ng pagkakasakit sa Pilipinas, tignan nyo, ayan, no? Acute respiratory infection. Ayan. Bacteria yan, yung mga ubo-ubo. Bacteria at virus. Pneumonia, ubo rin. Influenza, virus, TB, bacteria. Ayan, no? TB and other forms. Sa Pilipinas yan. 10 leading cause of morbidity, pagkakasakit. Ito naman, pagkamatay. Mortality, 10 leading cause of mortality. Pag sinabing mortality, pagkamatay, morbidity, pagkasakit. Are you learning? Yes! Kaya pag-uwi mo sa paisang kagaling, doon sa asymptomatic. May natutunan ka na. Okay, 10 leading cause of mortality sa Pilipinas. Ayan, nakikita nyo, may pneumonia, respiratory tract infection or diseases, tuberculosis. So yung mga bacterias at mga viruses, even sa buong mundo, 2015, kasama rin dyan, lower respiratory infection, bronchitis, tuberculosis. Pang buong mundong concern, kasama bacteria and viruses. Not only heart diseases, not only cancer, but this kind of infection concerns us. Ayan, mga acute respiratory infection, lower respiratory infection, tuberculosis, influenza, pneumonia. These are all bacteria and viruses related. So, ano leading cause? Ayan. Kaya nakakatakot. Hindi mo nakikita, hindi mo napapansin, meron ka na pala o meron yung mahal mo sa buhay. And even at home, kasi sabi ni iba, di dapat huwag na tayo lumabas. Even in our own house, in our own place, ano sabi? 4.3 million a year
ang namamatay sa household air pollution. Nasa bahay ka nga, eh congested naman yung hangin. Nagigas niyo po ba? Yes. So, anong solution dyan? The solution, ayan, parang ito, natakpan na. Air purifier. Yan ang solution. The problem with air purifier, ayan na, up to 50 square meters lang po ito. Ang 50 square meters, baka hanggang dyan kalahati lang. So, yung mga nasa likuran, pasensya na kayo, hindi kayo covered. Yung hangin na sinisingot nyo dyan, problemado na. Ito, 50 square meter, hanggang dyan lang. Ayan o, what else? Bacteria lang. Yung virus, hindi kasama. Naku po. Bacterial protection lang, virus, hindi kasama. Bulky, kailangan sa isang lugar lang. Hindi ko pwedeng bitbitin to papunta dyan para maproteksyonan kayo. Naintindihan nyo po ba? What else? Ayan. Indoor lang, hindi pwede sa outdoor. Alam mo, mag-jogging ka, kasama mo yan. Mabigat. Diba? Sumay ka ng tricycle, kasama mo yan. Mas lalo nagsasakay ka ng LRT, kasama mo yan. Mabigat yan. Baka magbayad ka pa ng extra, mahal, 15,000 pesos ang isa. May filter siya na kinakailangan palitan every 3 months, 3,000 pesos. Pero yung mga mayayaman, may ganyan kada kwarto. Bakit? Kasi alam nila kailangan yan eh. Now, good news, merong mas magandang solution dyan. Convenient, affordable, logical solution. Bakit logical? Kasi hindi mga pwedeng bit-bitin yan kahit saan eh. Ano yung solution? Ayan, iProtect. Everybody say iProtect. iProtect! O kung mapapasin nyo, yung mga nag-imbita sa inyo, may pendant, nakakaiba. Ang laman nun, iProtect. Meron din tayong pang bahay na version, yung mga nakadikit sa gilid. Ayun, papansin nyo. Yung mga square na yan, na kulay orange, kulay green, iProtect home yan. Ano ba ginagawa niya? Ayan, o gano'n siya kaganda? May gold, may black, may silver. Okay, iProtect is a Japanese technology, 30 years of research, triple patented. Dual patent sa US, single patent sa Japan. Bakit pinapatent? Kasi walang gantong product sa buong mundo, Thailand. Panalo, panalo, panalo. Ano ba ginagawa niyan? Bakit pinapatent pa? Bakit baka kaiba yan? Good news, ang ginagawa ng iProtect, airborne, mobile, virus, and bacterial protection. Hindi lang bacteria, viral and bacterial protection na yan. Nag-iinit siya ng 2 meters. 2 meters, 1 to 2 meters green. Green zone na protection ng katawan mo. Na kapag pumasok doon ng bacteria at virus, within seconds, pinapatay niya. Maganda, napakaganda. Sabi ni iba, Doc, kailangan ko ba talaga yan? Yes. Kasi supplement, C24/7, umiinom ka para malakas yung katawan mo sa loob. E paano yung panglabas? Di ba mas magandang protectionan mo rin para at least yung papasok mula sa labas, e siguradong malinis. Tama, tama. So with this one, meron kang protection 1 to 2 meters. Bit mo kahit saan ka magpunta. Di ba, nanood ka ng sine, protektado ka. Nakasakay ka sa LRT, MRT, yung 2 meters mo, protektado. May umupo, may suminga, alam mong di ka nadapuan nun. Bakit? Meron kang protection. Am I clear? Yes! What else? Ayan, meron siyang gold, silver, black, meron tayong home version, pwede mong ilagay sa refrigerator, pampahaba ng buhay ng prutas, gulay, tsaka ng meat. Hindi siya madaling masisira. What else? Pwede mo ilagay sa baby's room. Kung meron kang anak, sanggol, na mababang immune system, bakit natin kailangan ilalagay sa baby's room? Bakit? Yung pumupunta sa anak mo, hindi mo kilala. Kilala mo man, di mo alam kung saan galing. Di ba minsan, pagpunta sa anak mo, umaga-alcohol muna ako bago ako humawak sa anak mo. Nag-alcohol na, umubo naman. Baliwala eh. Tama. Inalkoholan yung katawan, tapos pagkalo sa baby mo, inubuhan, kinausap, hinalikan, eh may virus. Patay nga. Kaya ang kagandahan nito, kapag yung baby's room, may ganyan, kahit sino pa pumunta, magaling na po proteksyonan yung paligid. Okay? Pwede ilagay sa ref, pwede ilagay kung saan-saan, classroom, restaurant. Okay, may window workout nga po kami. Sa Qatar, isang ospital, lahat ng patient's room lalagyan ng ganyan. Okay? Kasi alam nila kung gaano ka-effective yung product. Ospital na mismo gagamit. Okay? Next. Ayan, pag kinumpir, yung purifier, bulky, sa loob lang ng bahay, bacteria lang, 3 months, tapos napakamahal. Yung sa atin, bacteria and virus, mobile, kahit saan mo bitbitin. Tapos mas mura. Ayan o, ito kailangan ng kuryente, sa atin hindi na. Hanggang 50 square meters, stationary tayo, 2 square meters, bit-bit mo naman kahit saan. Tapos mas mura pa. Okay, another product that we have,
other than Ibotek, Care Leaf. Everybody say Care Leaf. Care Leaf. Care Leaf is a South Korean technology. It's a thermal relief patch. Pag sinabing thermal, may init siyang nilalabas. Galing sa ginseng, germanium, grapeseed oil extract, vitamin E, St. John's wort. These are herbal patch na pag nilagay mo, it doesn't only give you heat, but it also gives you energy. Okay, di ba ngayon nauuso yung mga Red Bull, yung mga iniinom para bigla kang ganado. Okay, parang kape. Ito kagandahan yan. It also gives you energy, but it also gives you heat. Kunwari, masakit yung balakang mo, pwede mong ilagay dyan. Okay, masakit yung arthritis mo dito, pwede mong ilagay dyan. Patch lang siya. Patch lang siya, pero natural, organic, and herbal patch. And the good thing here is that both iProtect tsaka Care Leaf, dinideliver po natin in 200 countries worldwide. Kaya pwede kang mag-network sa buong mundo kasi dinideliver natin door-to-door in 200 countries worldwide. Maganda na paganda! Part of our AIM Global products is complete. Okay, this is the original formulation ng C24/7. Tapos in-adjust natin para mas madaming laman. Okay, this has 131 ingredients. Healthy na, affordable pa. Same goes with C24/7. And then Restore Life. Everybody say Restore Life. Restore Life. Mapapansin nyo, nakalagay, Restore Life, longevity formula. Bakit longevity? Pag sinabi longevity, pampahaba ng buhay. Okay, ang ginagawa ng active ingredient ng Restore Life, ina-activate niya yung gene na kung tawagin SIRT1 gene. Anong ginagawa po nun? According to studies and research, yung SIRT1 gene, kapag na-activate, hahaba yung buhay ng isang organism. Proven na po yun sa mga fruit flies, sa mga rhesus monkeys, ginagawa ng isang tao. Kagandahan yan, bago pa lumabas yung clinical study, tayo iniinom na natin yung ganong klase ng supplement pampahaba ng buhay. Maganda, napakaganda! Qualidus Omega Supreme, pampababa po ng bad cholesterol. Kasi we have good and bad cholesterol. Bakit ba natin kinakailangan ng Qualidus? Because of our diet. Di ba, ano ba hilig natin? Mga instant. Di ba? Mga instant fried foods. Gusto mo ng chicken? Ayan, nandiyan yung dalawang brand, Jollibee, McDonald's. Nababad sa mantika. French fries, babad sa mantika. All of those things, kapag niluto, babad sa mantika, na-absorb yung mantika. At pag kinain mo, sabi ko siya, hindi lahat yan nilalabas. A huge 50% remains in your body. And at times, unfortunately, bumabara siya ron sa arteries ng puso natin. So ano mangyayari kapag bumara sa arteries ng puso natin, dyan na nade-develop yung tinatawag na cholesterol deposits. Nang pag tumigas, nagiging atherosclerotic plaque. Bumabara sa daluyan ng dugo sa arteries sa puso. So the good thing with Qualidus, tinatanggal niya yun. Ang dami na pong testimonies na dapat magpapa-opera because of Qualidus, hindi na na-operahan. Okay? So meron siyang DHA at meron din siyang EFA. CardioPulse, ayan, this is a test. In all of our branches, nationwide and head office, meron tayong tinatawag na CardioPulse Clinic. Ano ginagawa niya? Minomonitor niya yung kalusugan ng puso natin, ng arteries ng puso natin. Ngayon, pag sumali ka, kasama na yan, libre na. Para siyang angiogram. Ang angiogram sa St. Luke's is around 120,000 pesos. Ang tinitignan ng angiogram is yung kalagayan ng artery sa puso mo. Same thing here. Okay, this is a Korean technology. Yung technology na ito ginagamit in 9 major hospitals sa South Korea. Okay, so may mga ganyang version sila, mas malaki. Tayo yung mas maliit, yung mobile version. But it's the same thing, same technology. So the good thing is here, i-grade niya yung kalagayan ng puso mo, type 1 to type 7. Type 1 and 2, parang binata at dalaga. Parang teenager yung puso mo. Type 3 and 4, ayan, nag-develop na yung cholesterol. Type 4, 5, 6, and 7, ayan na, padami na ng padami yung cholesterol deposits. Ngayon, ang normal artery, parang ganyan. Malinis, walang barabara. Ang unhealthy artery, ayan, may mga cholesterol deposits na. As we grow old, nagiging ganyan. Mahirap iwasan unless na vegetarian ka. And bihirang-bihira naman yung ganun sa atin. So if you keep on eating deep-fried foods, ayan, di may iwasan. So why do we have CardioPulse? Simply because we have a product called VidaMax. VidaMax has two ingredients na gawa ng DSM. Dalawang ingredients lang, pero may human clinical studies. Ano po ibig sabihin nun? May guaranteed effect. Isa sa mga ingredient is what we call Resvida,
Resvita's around 2 dozen clinical studies. Pag ininom mo to, within 1 hour, yung arteries ng puso mo nagdadilate by 60 to 90% more. Maganda o maganda? Maganda. Para siyang gamot pero supplement lang. Another ingredient is fruit flow. Pag ininom mo to, within 1 hour, lumalabnaw yung dugo natin. Pag kinakailangan lumabnaw yung dugo, kasi para huwag magbarabara, huwag magdikit-dikit. Both supplement lang, both plant-based, pero may guaranteed effect, may clinical studies. Maganda po ba yun? Yes! Next, ayan, yung Vita Drink. Ito naman yung juice version ng Vitamax. We also have Kiddy Gummies, Kiddy 24/7. So, syempre, kung merong C24/7, pang matanda, meron din Kiddy 24/7 pang bata. Meron siyang 13 fruits and 13 vegetables. So, 26 lahat. 26 fruits and vegetables all combined. Can you imagine yung anak mo? Pag pinapakain mo niyan, para siyang kumakain ng 26 fruits and vegetables every day. Eh alam na alam mo, hindi mo mapapakain yung anak mo ng ganong kadami. Tama po ba? Yes. All organic, all natural, even yung ginamit na sweetener, tapioca base, healthy, healthy pa rin. Gawa ng nature's way. We also have coffee. Okay, marami tayong klase ng coffee. May Leven Original, may Leven Latte, may Leven Cappuccino, may Leven Sugar-Free, at may Leven Burn, pampapayat. Pero lahat yan, alkaline coffee na, healthy coffee pa. Okay po ba yun? Yes! Yung component ng Complete na mayroong 131 ingredients, vitamins, minerals, 12 fruits, 12 vegetables, 12 mushrooms, nasa mga kaping yan. So, healthy na, alkaline pa, masarap pa. Okay po ba yun? Yes! So, nagkakapi ka na rin lang, shift pa lang ng brand. Okay, meron din tayong chocolate drink, ang tawag natin, My Choco. Bukod sa meron siyang Complete, meron din siyang DHA. Ano ba yung DHA? Docosahexaenoic acid. Pampatalino po yun. Di ba naalala nyo kayo na sabi ko, yung Colidus may DHA? Pampatalino po yun para sa isipan. Ngayon ito, yung powdered milk drink natin, chocolate milk drink natin, meron siyang DHA para sa mga anak natin, para mas maging sharp, mas maging focus sa pag-aaral, mas maging mataas ang grades, maging achiever siya sa school, may choco, maganda sa kanila. Now we have burn products. Everybody say burn. Burn! Ito yung mga pampapayat. Okay, may mga meron tayong burn shake na tinatawag, imbis nakakain ka ng isang meal, eto na lang. Plus a fruit. Okay, guaranteed, ano mangyayari? Mawawalan ka ng gana on that particular day, pagkatapos mas mabilis kang mabubusog, pagkatapos yung metabolism mo mas bibilis. Okay, then we have burn coffee, yung binanggit ko na kanina. Other than that, we also have burn mate iced tea. Ano po ba yan? Sa Brazil, Argentina, sa mga Ecuador, yung tinatawag na bansa sa Latin America. Pasinin nyo, pagka nanonood kayo ng TV sa channel to, pag nakakita kayo ng Brazilian, okay, chances are sexy o sexy? Sexy! Pag sinabing Brazilian, yung mga katawan, ang gaganda. Bakit? Kasi sila ron, may tsaa. Yung tsaa nila, hindi green tea. Hindi rin black tea. Ang tsaa nila, mate tea. Okay, tayo ginawa natin doon sa mate, ginawa natin iced tea. Kasi tayo, sa mga Pilipino, hindi mahilig sa mapapait. Kaya ginawa natin, pinasarap natin, ginawa natin iced tea, yung mate. Am I clear? Yes. So may mga ingredients na may human clinical studies. Ang ibig sabihin, pag ininom mo ito, mawawala ka ng gana, bibilis yung metabolism mo, tapos mas mabilis kang papayat. Maganda po ba yun? Yes. We also have, ayan, burn slim, may Garcinia Cambogia, sikat na sikat ang Garcinia Cambogia ngayon. May mga studies na talaga nagpapatotoo na mawawala ka ng gana kumain, bibilis yung metabolism mo, yung mga fats mas mabilis na natutunaw. We also have Perfect White. Ito yung product natin from AMS Life and Sciences from Shizuoka, Japan. Okay, sa Japan, Japan made po ito. Ang active ingredient niya is what we call L-cysteine peptide. Ano ginagawa ng L-cysteine? Look at this. Pag ininom mo ang Perfect White, inuutusan niya yung liver mo na gumawa ng maraming glutathione. Pag gumawa siya ng maraming glutathione, ang tendency, hindi ka lang basta puputi. Mababawasan ba yung mga wrinkles mo, mabata itsura mo. 10 to 20 years younger. Kaya tignan mo yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Ayan. Wala pang Perfect White yan. Kaya ganyan. Okay, C24/7 lang yan, kaya ganyan. We also have white line. Nagawa na sa'yo white line. White line.
o tingnan niyo yung white line, gaano kakaiba to? White line is glutathione. Ang glutathione, pamilyar ka na po ba ron? Yes! Pero kakaibang glutathione ito. Bakit? Liquid gel. Nasa boteng maliit, 2,500 milligrams of glutathione plus 1,000 milligrams of vitamin C in liquid gel form. Dok, ano yan? Lotion? Hindi. Sublingual spray. Ano ibig sabihin nun? Bubuka mo yung bibig mo, itataas mo yung dila mo, sa ilalim ng dila, i-spray mo siya. Ano mangyayari, Dok? Puputi yung ilalim ng dila? Hindi. Kaya nga tinatawag na sublingual, yung active ingredient, ina-absorb sa ilalim ng dila. Bakit kinakailangan sa ilalim ng dila? Kasi mas mabilis ma-absorb yung active ingredients. Remember yung mga gamot ni Lola, Lolo, nanay, tatay, na pampababa ng blood pressure na para sa chest pain naman yung iba. Di ba yung mga gamot like ni Fedipin, Adalat, pinipiga sa ilalim ng dila. Yung mga gamot para sa chest pain, nilalagay sa ilalim ng dila. Bakit? Para mas mabilis ma-absorb yung active ingredients. Hindi na dadaan sa sigmura, diretso na sa blood vessels. Am I clear? Yes! Kasi po, ang glutathione, kinakailangan 4 na paraan lang para tanggapin ang sistema ng katawan. Number 1, oral, lulunokin. Number 2, sublingual, ayan na nga. Number 3, IV, ituturok sa arteries. Number 4, IN, intramuscular. Wala pong external. Wala, kaya pag nakita ka, glutathione soap, kalokohan yun. Glutathione lotion, mas kalokohan yun. May ibang ingredients na pampaputi doon, hindi yung glutathione. Am I clear? Yes. Masyado lang negosyante mag-isip yung naglabas ng glutathione soap. Di ba sumasakay sa bandwago ng glutathione? When in fact, 4 lang. Oral, sublingual, IV, tsaka IM. Intravenous and intramuscular. Walang external. Am I clear? Yes. So bukod dyan, ayan, meron tayong mga wash. Feminine wash, tsaka masculine wash. Herbal, all natural, walang chemical, all organic. Maganda po ba yun? Yes! Alam naman natin kinakailangan ng mga babae ng feminine wash. Lalo na pag nagkakaedad. Bakit? Kasi nagiging prone sa iba't ibang uri ng sakit. Okay? Even prone sa cancer. The good thing here guys, meron siyang mga ingredients na nakakaiwas sa iba't ibang uri ng sakit sa reproductive system ng babae. Kung mapapansin ka, meron siyang green form. Ayan, may green strip. Dok, ano yung green strip? It's negative ion strip. Because of science, they were able to trap, okay, in a strip, yung tinatawag ng mga negative ions. Dok, ano yung negative ions? Ito yung vitamin sa hangin. Okay, ano nangyayari doon? Naitrap niya sa strip. Ngayon, ano nangyayari? Na-activate niya kapag nababasa. And since this are wash, nahahalo na siya doon sa solution. Okay, kaya pansin niyo, pag ikaw nasa gubat, o nasa beach, di ba refreshing ang pakiramdam? Tama o tama? Tama. Pag ikaw nasa city na maraming pollution, hindi refreshing ang pakiramdam. Tama o tama? Tama. Yun yung effect ng negative ions. Kapag nasa gubat ka, kapag nasa beach ka, refresh na refresh ka, meron dyan sa loob ng feminine tsaka masculine wash. So sa mga kalalakihan, kapag gumagamit ito, ibang-ibang-iba pakiramdam. Yes. Ngayon, ang tatanungin mo, hindi yung mga lalaki. Ang tatanungin mo, yung mga asawang babae. Kaya sa atin, ang madalas bumili ng masculine wash, hindi lalaki. Babae. Ipinangriregalo sa boyfriend tsaka sa asawang lalaki. Okay, kasi para malinis nga naman. Para hindi rin magkaroon ng sakit in the future. Am I clear? Yes! Tsaka pansinin nyo, ang masculine, ang feminine wash, marami ka nang nadinig niyan. Karamihan, puro chemical base. Di ba, may betadine, may iodine, di ba, kinukommercial pa, gumagamit pa ng artista. Chemical base naman. Isipin mo, sa mukha na ayaw mo gumamit ng chemical base eh. Dun pa kaya sa baba? Eh, mas sensitive yun. Tama o tama? The good thing with ours, herbal, all organic, all natural, may negative ions pa. Okay, kaya mas magandang ito gamitin. Pero masculine wash, bihira kang makadinig ng masculine wash. Tama o tama? Tama. Eh, kasi ang lalaki, hindi sanay. Ang lalaki gusto, sabon lang, pwede na. Eh, specific. Bakit? Yung balat mo sa muka, iba sa balat mo sa dibdib, sa balat mo sa kamay, sa balat mo dun. Bakit pare-pareho gamit mo? So, kailangan specific. At this story, specific para sa reproductive system. Am I clear? Yes. So, lipat tayo. Ayan, meron tayong soap, deep cleansing, and whitening. Bakit may deep cleansing? Lilinisin muna, tapos papuputiin. Okay, meron siya na ingredients galing sa Japan, kaya ang branding, Natural Essentials.
I also have an herbal toothpaste. Okay? May herbal component siya. Bukod doon, meron din siyang complete phyto-energizer. So, yung mga iba na nagsasuffer from mga bleeding gums, magandang maganda yan. Okay? And then we also have our Natural Essentials skincare line. Okay? These are 5 new products. Ano ginagawa niyan? First, we have the coffee scrub. Kagandahan yan, pag ginamit mo yan, lagay mo lang dyan sa gusto mong papayatin. Hita ba yan? Braso ba yan? O tiyan? Lagay mo muna dyan for 1 to 2 minutes. Basahin mo lang. Lagay mo yan. May mainit kang nararamdaman. Pagka-wash off mo yan, ang nangyayari, mainit pa rin yung pakiramdam. Okay? Meron siyang nagpe-penetrate yung mga pantunaw ng taba-taba sa ibabaw ng balat natin. So mararamdaman mo kaya ang tawag coffee scrub. Tapos amoy kape siya. So yung maraming bumili nito, gustong-gusto nila yung flavor. Parang ka nagkakape habang naliligo. Okay? And then we also have instant white lotion. Ayan. May UV protection na, all natural, may Japanese ingredients na proven to whiten the skin. So ano nangyari? Pag in-apply mo yan, bigla kang puputi. Tapos kakagamit mo ng kakagamit, may clinical studies na magiging gano'n ka na rin kaputi. Okay? Am I clear? Yes. May instant demonstration yan. And then we also have face and body strawberry scrub. Ayan, nagtatanggal ng mga blemishes. Kung yung coffee scrub, nagtatanggal ng mga stretch mark, ito naman mga marks sa mukha, tsaka sa katawan, nakakatulong makatanggal. And then you have a toner. Kasi gabi-gabi, kinakailangan mo mag-toner. Siyempre, stress ka sa umaga, sa gabi, papasok ka sa office, magne-negosyo ka, bago ka matulog, maganda mag-toner. Pantanggal ng lahat ng impurities ng balat natin sa mukha. And then we have an oxygen bar. Bakit sa may oxygen bar? May oxygen component yung sabon. Plus, may mga ingredients from Japan, clinically proven, to really give you a fairer and whiter skin. Kaya nga yung brand name niya, may mga Japanese inscriptions. Yung ingredients, imported and made in Japan, the formulation is clinically tested in Japan, may mga clinical studies. So we're so much proud of this division, yung Natural Essentials. Tama-tama for Asian skin. So these are the products ng Inglobal. Ito yung mga products na binibenta natin every day, every week, every month, every year to the point na ang benta umaabot ng billions. Sino ba na say billions? Billions! Pag umabot ng billions ang benta, siyempre, ang commission, billions din. Tama-tama? Sino maghahati-hati ng billions? Yung mga distributors. Okay, yun yung kagandaan yan. Instead of us selling these products, kumuha ng mga artista na alam mo naman, karamihan sa mga artista, hindi ginagamit yung product. Basta bayaran mo yan ng 5 million, 10 million, kahit ano i-endorse niyan. Okay, like Sharon Cuneta. Ano pinapromote ni Sharon? Jollibee, McDo? McDo. McDo. Nakita mo na ba si Sharon kumain sa McDo? Tayo, instead na kumuha tayo ng artista, ang kinukuha namin mga ordinaryong tao. Tapos may marketing plan. Nasa marketing plan to, pag yung ordinaryong tao nagkwento-kwento, siya Sharon Cuneta sa Inglobal. Yes! Okay po ba yun? Yes! Kaya magugulat ka, bakit yung mga tao sa Inglobal, eh hindi naman mukhang artista, pero kung umasta, parang artista. Yes! Bakit? Kasi may followers sila. May organization. Ang tawag po natin yan, direct sales entrepreneurship. Sinamahan natin ng negosyo. Which is this kind of business is proven for the past 50 years. Everybody say 50 years. 50 years. For the past 50 years, na kapag ginawa mo yung negosyo, sa ayaw at gusto mo, yayaman at yayaman ka talaga. Yeah! You might be saying, Arnel, Andre, you might be saying, Doc, but hindi namin nadidinig yung ganyang uri ng negosyo? Simply because, pinalaki ka na hindi naman negosyante. Tama-tama? At yung gantong klase ng negosyo, kadalasan hindi tinuturo sa school. Ngayon na lang. Kasi napapansin nila na yan na pala ang trend. The good thing with here, guys, yung trend na papatok pa lang, tayo matagal na natin ginagawa. Ang Inglobal have created thousands and thousands of not only millionaires, but multi-millionaires. Good news, hindi lang po sa Pilipinas, pati sa ibang bansa nag-create na tayo ng milyonaryo. At ang maganda pa nito, ibang lahi pa. Ibang lahi. In Africa, we have
We have around 8,000 millionaires in Africa. Wow. Iba-ibang lahi. May Nigerian, Ghanaian, Togolese, Cameroonian, Ivorian, Ugandan, Kenyan. Isipin nyo, ibang lahi naniniwala sa negosyong galing sa Pilipinas. Tapos ikaw, nasa Pilipinas, wala kang kaalam-alam. The good news is that when you join us, we will show and teach you how to create a big organization, not only here in the Philippines, but all over the world. Yes. Okay po ba yun? Yes. Since ang experience namin as owners, magpalaki ng grupo, we have background. We have background and history na nagpapalaki talaga kami ng grupo sa iba't ibang mga bansa. Kaya good news, kapag ikaw sumali, tutulungan ka namin magkaroon ng downlines sa iba't ibang mga bansa. Handa ka na bang malaman kung paano? One of the distributors of AIM Global na kumita ng milyon, linggo-linggo. Siya po ang magtuturo sa atin kung paano kumita ng napakalaki. Handa ka na ba? Yes! The number one distributor of AIM Global! The number one distributor of AIM Global, not only here in the Philippines, but worldwide. Wow! Okay, worldwide. Guys, a very young guy, nakakatuwa, galing sa Bicol. He's been with us for the past 11 years. Nakita namin to kung paano lumaki. Mula sa walang kotse, hanggang sa isang kotse, dalawang kotse, tatlong kotse, napakarami hanggang sa mansyon na bahay. Hanggang sa negosyong organization all over the world. Handa ka na bang malaman? Yes! Guys, let's give it up! 1 million! Oh! 2 million! Oh! 3 million! Oh! 1 million palakpak para ang Joseph! Yun, good morning! Good morning! Grabe, kumusta po kayo? Malang malaman, sino ang hindi pa po member? Meron bang hindi member na nandito ngayon? Seryoso, hindi pa kayo dito member? Okay, anyway, sino na ang mga member na? Actually, nung nakita ko po itong lineup, sabi ko, sigurado dito puro halos members kasi since sobrang bihira din po magtoka mga may-ari. Nakaka-inspire po mo si Doc Ed? Yes! Alam niyo po ba ang AIM Global kaya siya sobrang lumaki kasi nagsimula din siya ang nagtotok talaga before sa mga may-ari. And the moment mapapakinggan niyo ang mga may-ari, ibig sabihin kayo na po yung susunod na yayaman. Yes! Okay, tanong, sino yung susunod na yayaman? Simple lang. Madali po bang umaman? Yes! Madali, mahirap? Mahirap! Okay. Mahirap mag-aral, mahirap magbago buhay. But actually, kaya po tayo nataon lang na wala pong nag-aral. Paano? Umaman. Hindi ka ba na geometry, trigo, history, pero wala man lang tayong subject. Pinag-aralan. Parang ganito ang laging mindset natin. Pansinin mo. Bahay! Negative po yun. Alam nyo bakit? Bakit yung hindi na lang? Bahay, mansion, okay na? Mas masarap pa? Pakinggan! Now, bottom line, kaya po tayo nahihirapan yung maman kasi hindi nga tayo sanay. Now, ang kagandahan dito guys, bigyan nyo lang po kami ng konting oras ng mga buhay nyo. Ang gusto ko lang po mangyari, number one, syempre concentrate muna kayo sa amin. And kung nagugutom man kayo, mamaya na lang kayo kumain. Kung naiihi na po kayo, wala, huwag ka na munang umalis. Mahirapan din na umalis sa pesto mo. And para po sa akin, bibigyan po namin kayo ng pinakamagandang experience mismo sa buong buhay nyo. Okay po ba yun? Yes! And sisimulan ko na po. Number one, kaya tayo nahirapan umaman. Number one is because ang psychological, pwede kang umaman or hindi. Pansinin mo ang isang empleyado, pag ang sweldo mo sa isang araw, ang ganda ng gising ng boss mo, dinagdagan ka 10,000 per month ang tawag dyan, normal income. Ano ang tawag sa 20,000? Abnormal. Abnormal. At lahat tayo gusto natin maging? Abnormal. Basically, gusto natin lahat maging normal. Pansinin mo, tuwing Christmas bonus, pag nakakatanggap ka ng bonus na pera, di ba nakakuryente ka? Nagiging cost, bakit tayo nahihirapan umaman sa mundong to? Nung high school po ako, maniwala po kayo sa hindi, nagpapautang po ako. I was earning almost 8,000 per month. High school student ako. Paano nangyari yon? Ang business po namin sa Bicol, mga jeep.
may isa po akong driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo ako ng 500 pesos. Sabi ko, ayoko. Kaya lang may sinabi siyang magic word, Joseph, pag pinautang mo ako ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko 600. Magkano tubo ko? Now, kung kayo tutubo ng ganito sa isang buwan, okay hindi? Okay na okay. Kasi guys, ako naalala ko, elementary ako, binuksan ako ng mama ko ng bangko, nag-deposit siyang 2,000 pesos. Sabi sa akin ng mom ko, kailangan ka matuto mag-deposit at mag-save kasi dyan ka yayaman. After 1 year, tumubo. Almost 20 centavos yung tinubo ng 2,000. Sabi ko, paano ko yayaman dito sa sinasabi ni mama? Kaya nung high school ako, nung nag-offer sa akin yung driver ko na 500 at 1 month daw, babayaran 600, sige nga, masubukan. True enough, naging 100 yung tubo ko. Now, dun ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Dumating ko sa point na lahat ng driver ko nangungutang na sa akin. Office mates ng ate ko nangungutang na rin po sa akin. Ang dami nang nangungutang sa akin. Sa dami nang nangungutang sa akin, I was averaging 8,000 per month. Kaya lang, isang araw, may lumapit sa akin na matanda. Ang sabi niya, iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinumahan po ako bigla. Sabi ko, tita, bakit po? Hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5'6". Sabi ko, ano po ang masama sa 5'6"? Ay nako, iho, since ang tubo mo, 20% per month, lahat ng nagpapa 5'6", nandito ka pa sa mundo, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Isipin mo na lang yun. Eh, di ba kung makita niyo pa yung mukha niya, akala mo talaga nang galing itong impyerno. Dagatang apoy. Di ba gumagano'n? For me, listen to all kung anong advice ang susundin. Matatang, in short, naghanap ako ng comparison. Kasi buti na lang kung makikinig ako sa kanya, siya magbibigay sa akin ng 8,000 buwan-buwan. Kaya gutom na sa akin, naghanap ako ng comparison. Sabi ko, pwede, sino kaya ang pwede ko? May namit ako, kaibigan ko. Nagluluto ng pansit bato sa Bicol. Bibiling isang kilong pansit, konting kani, konting gulay, asos. Pag naluto na yung pansit, na ibibenta niya ng 300 pesos. Magkano tubo niya? 200. Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya siya? So guys, just always ask kung yung pinapaniwalaan mo na sinusunod mo pa hanggang ngayon, nakakatulong ba for you to change your life? Kasi ang dami po nating paniniwala na nakakahindrance po sa atin for us na magbago buhay. Example, may kasabihan, ang isa daw na mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Di ba naalala nyo kung paano natin dilaan yung sinulit at pinapasok sa kagayo? Madali, mahirap. Yung sinulit niya nahirapan ka, katawan mo pa kayo ipasok. Di na alam, imposible yun. Guys, ano ang gusto kong pangyayahan nyo? Tanungin nyo muna sarili nyo, nakakatulong ba? Kasi parang ganito, sabi nila, ang mahal daw ng Panginoon yung mahirap. Sa TV po, kung gusto nyong yumaman, ang first step na kailangan nyong gawin, pwede po ba yan? Alam nyo kung bakit? O, ito. Yes! O, itigil-tigil mo na muna. Malay mo magbago. Okay. Okay, masyado nilang iniibig na nag-aaway ng binan, napuputulo ng kuryente, laging kapos-kapos. Mabango, may kotse, tapos laging nang-aapi. Kaya ang thinking natin minsan, habang tayo napuputulo ng kuryente, nag-aaway tayo ng binan natin, feeling natin tayo. Kaya subconsciously, tuwang-tuwa ka na naghihirap ka. Kasi guys, be careful kayo sa ganun. Kasi sabi ko nga, ang laki po ng factor nito. Kasi factor ng horror film sa atin. Aswang. Ano ba? Macho. Saan nakatera yung mga vampira? Macho. Malaki mo ang pangayaman. Second, ayusin kung ano yung mga paniniwalaan nyo. Kasi kung hindi kayo minyan, talaga ito. Oh, number three. Ito ang pinaka-isa na may tinatawag na pangarap. And for us to get our dreams, businessman, gusto ko po sagutin nyo ako sabay-sabay. Sino negosyante? Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Okay, sino po nag-aaral ngayon? College student? Yun na lang pong naka... Sailing. Pagka-graduate mo, sailing, ang gagawin mo? Sinin mo gaano tayo ka-weirdo? Okay? Sino pumapasok araw-araw yung pliya? Ganda ba yung negosyante? Alin ang mas maganda din sa dalawa? Negosyante!
siren. Marami ang kilala mong nagtatrabaho na walang nangyayari. Gaano karami ang kritikan dito? Hindi dahil sa wala tayong pera. Kasi kung ititrace mo lahat ng pinakamayaman sa buong mundo, na bakit tayo nagsisiksikan dito? Dahil sa mga hiwagang advice na to. Anak, study hard. Anak, find a... tayo. Pero sabi ng magulang sa atin, anak, pumasok ka ng school. Makakuha ka ng mataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho mo, lahat ng pangarap mo, aleluya. Advice ng magulang nyo sa inyo. Yes. Sa mga magulang pong nandito ngayon, ito sa inyo. Yes. Sa magulang na magulang na magulang na magulang, ito pa rin pong advice. Kaya lang, ang panahon po noon sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Maybe 60 to 50 years ago, if you're working, maganda po buhay nyo. Isa lang nagtatrabaho, surebon na future ng anak mo. But right now, kahit dalawang po kayo nagtatrabaho, bitin na bitin talaga ang sweldo. Huwag na natin, kinomplikado natin ang math natin. Pinag-aralan, pag nagtrabaho ka, isang equation lang naman. Income minus expenses. Tama! Now, bottom line, balik tayo dito. Good thing, kita ng pera ngayon. Teka lang, alam ko na yan. Ang problema, global na yan, bakit hindi naman lahat ng sumali? Yumaman! Totoo po, didiretsin ko kayo, hindi talaga lahat. Lahat ba ng tumaya sa loto, nanalo? Hindi! Ano ang point ko? Hindi ka sanalo. Tayo pang sinasabi. Isa lang tanong ko. Ang problema dun, di ba? Hindi ko maintindihan bakit tayo galit na galit sa nasa taas. Guys, nasa taas mo, namatay ka, sinong kumita? Funeraria, nasa taas mo. May kumikitang nasa taas. Nasa effort mo, lumipat ka ng ibang planeta. Iko-compare mo kahit saan, yung tatanong mo about networking, nangyayari din naman dito. Yun ang reality. Now, ang pagkakaiba lang nitong tatlong to, isipin mo na lang, para kang naglalakbay. Ang dreams is the sapong naglalakad. Ang business, bakit ako maglalakad kung pwede ako mag-drive? Bakit ako mag-drive kung pwede ako lumipad? Bakit aantayin kung kailan ka 40 bago magsisimula buhay mo? Diba? Isipin mo, 40 ka na. Busog ka na. Nung makasama dati Asian Cruise, that was I think 2008 Asian Cruise, sobrang laki ng barko. Sa gitna ng barko, people, anong makikita mo? Mga nakatupis. Punta talaga ako. Sabi ko, paglingon ko, hindi na ako bumalik. Limang araw kami sa barko, hindi na bumalik sa swimming pool kasi ang nandun, mga matatanda. Bahal ko, Spains, mga... Sabi ko, yung pala mahirap pag-cruise, kasi normal yung nakaka-afford ng cruise, matatanda, retired, di ba yung mga retirement benefit nila gagawin? Kasi kami lang yung halos bato. Kaya doon ako napapaisip. Sabi ko, kung pwede naman yumaman bata pa, bakit kailangan mantay kung kailan ka tumanda bago ka yumaman? Sa mga lalaki, kailan nyo gusto mag-drive ng sports car, yung windshield mo may grado na, di ba, para makita mo lang yung pagsasabi. Kay Dr. Jose Rizal, pero parang ex lang po yan. Hindi ka makakapag-move on kung hanggang ngayon puro ex mo ang nasa isip mo. Yeah! Paano mag-move forward? Okay. Kapag mga ganyan ang topic, ang daming nakakaralik. Now, guys, ang point ko, paano naman mag-move forward ang buhay ng Pilipino kung hanggang ngayon ang pinag-aaralan natin, no limit angere, el filibusterismo, gumbursa, sino yung nakapulot ng sangchinelas ni Rizal na tinapon sa ilog, di ba? Don't get me wrong, guys. What if, one year, itapik lang si Rizal, sunod na taon tanggalin, palitan. Kesa si Rizal, palitan, buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal nangutang ng 2 million after 8 years na ibenta niya ang Mang Inasal ng 2 billion pesos? Ngayon, si Mang Inasal, nag-tie up sila ni Jollibee, meron tinatawag na Double Dragon. Ang plano nila magtayo ng city mall sa lahat ng iba't ibang rural area na wala masyadong mall. Ano ang point ko? Guys, kung yun ang pinag-usapan, di ba mas nakaka-inspire? Sunod na taon, tanggalin natin, palitan natin Lucio Tan.
isang tao na nag-aaral, walang pambili ng sapatos magulang niya, kaya naka-chinelas lang siya, nagsumikap na yung sumikap na yung si Lucio Tan, siya may-ari ng PAL, siya may-ari ng Fortune Tobacco, siya may-ari ng Alaybak. Tanggalin naman natin, sumunod, palitan natin, Go Kong Wei. Pinanganak mayaman, isa lahat ng sinian sa Cebu, sila may-ari, bumagsak negosyo nila, naghirap siya, nagsumikap ulit tong batang to, nagbibenta ng kung ano-ano sa palengke ng Cebu. Nagbibenta ng mga isda, tuwalya, balde. Nung medyo lumaki-laki, nag-deliver na siya from Manila to Cebu. Nung lumaki ng lumaki ngayon, sila may-ari ng Robinson Cebu Pacific. Tanggalin naman natin, sumunod na taon, Henry C. Nagsimula tagalinis ng sapatos, nakiusap siya sa Mercury Drug. Mercury Drug, pwede ba ako dito maglalagay sa harapan niyo ng linisan ko ng sapatos kasi ang dami niyong customer? Sabi ni Mercury Drug, ayaw namin. Imbis sumamaloob ng tao, nagsumikap. Nagsumikap na nagsumikap si Henry C. Nakaipon ng tinda ng pera, nagtayo ng tinda ng mga sapatos, nakaipon siya may-ari ngayon ng SM. Kaya mapapansin mo, lahat ng SM, walang Mercury Drug. Okay? Sa kagustuhan niyang makaganti ng konti, bumili ng Watson, yun ang pinantapat sa Mercury Drug. Now, ano ang point ko? Guys, isipin mo kung taon-taon yun ang pinag-uusapan. Di kahit mahirap ka, kahit bumagsak negosyo mo, wala kang pambili ng sapatos. Eh kung taon-taon yun ang pinag-uusapan, lumalakas loob mo, tumataas tiwala mo sa sarili mo na kung nagagawa nga nila, kaya ko rin baguhin buhay ko. Guys, ang problema, nung nag-aaral tayo, ang daming algebra. Isipin mo na lang, kailan mo nagamit ang E squared, B squared, C squared? Nasubukan mo na bang bumili sa ticket sa MRT, pabili ticket, ito 1A, ito supply mo 2B. Di ba wala naman ganon? Sabi ko nga, ang kulit kaya ng algebra, dinamay, hindi na makapag-move on, dinamay pa tayo. Ano yun? Lagi na lang ganito. Find X. Diba lagi hinahanap yung X niya, hindi na lang mag-move on sa buhay, kasi damay pa tayo. Wala na sex, naka-block na. Okay. Now, anyway guys, ang pag-uusapan po natin, dung ano din ang pre-resent sa akin, way back almost one decade na. Ibig sabihin, kung paano po nagbago buhay namin, paano po sobrang daming Pilipino ang nagbago ang buhay, yun ang ipipresent ko ngayon sa inyo. Okay po ba yun? Yes! Okay, sige po. Now, for you to start up a business, napakaganda na po ng networking ngayon kasi siya po ang nag-break ng lahat po ng rules, na traditional ruling sa business. Ano yun? Sabi nila dati, para ka daw kumita ng malaki, kailangan mo ng malaking kapital para malaking kita mo. Pag maliit ang kapital, maliit din kita mo. Pag wala kang kapital, wala ka din kita. That is the traditional way ng business. But ang networking, ang mamahalin? iPhone or Samsung? Ito. Oh, di ba? Mura, mahal. In short, kung sa ibibusiness mo, sobrang mura po niyan. Lalo pa sa may kapalit. Bakit? Yun ang kapalit. Number one, bibigyan mo kayo ng produkto. Ang kagandaan ko sa products, ipapalit sa inyo, nasa worth 15,000 to 20,000 pesos. Nakrinig niyo ba yung in-explain kanina ni Doc Ed? Yes! Okay, ang kagandaan po dito guys, sa products na to, pagka member mo, ibenta mo lang yung produkto, balik na kapital mo. Saan ka nakakita ng isang negosyo na automatic? Kasi, ano ang mga negosyo nyo pwedeng pasukan? Traditional business or franchising? Ang franchising, gaano kalaki gastos mo? Magtayo pa ng sarili mong negosyo, ubus na to, mirrors permit, building permit, fire permit, permits pa lang, ubus ng 12,000 mo. Wala ka pang negosyo. Dito ang kagandahan, may produkto ka. Number two, ang isa pang pinakamaganda dito, insurance. Ito naman po para sa mga tao na gustong kumita na walang effort. Okay. Ano yung pwede? Magkakaroon ka ng 200,000 personal accident insurance, good for 1 year. Ibig sabihin, automatic, pag may nangyari po sa inyo, wag naman sana, pag may mangyari sa inyo, at least meron kayong makiklaim na 200,000. Ito po good news, additional 200,000. Kung meron po kayong mga alagang batugan sa bahay nyo, dalhin nyo po sila dito. I-member nyo po. Okay? Pagka-member nyo, pagtawid nyo ng EDSA, tulak nyo. Pag nabangga po siya at hindi po namatay, automatic may makukuha kang 200,000.
O, di ba? Okay pa rin kasi may nakuha ka. Kaya lang nagtag, kailangan maging gulay mo na yung katawan. Di ba? Pag gulay-gulay mo yung katawan niya, makakapag-claim ka. Nakuha mo 200,000. Pag uwi mo ng bahay, nakita mo yung batugan mong alaga. Nakahiga na lang kasi hindi na nga makagalaw. Buhatin mo ulit. Itapon mo ulit ng matuluyan. 200 na naman yun. Kaya kikita po kayo sa tatlo lang pong alaga nyo. Congratulations po. Millionaryo na po kayo. Okay. Ni joke lang naman po yun. Pero ang point ko, dito po 200,000 pag nagulay yung katawan, pag natuloy, addition 200. At ang pinaka-isa pa po dito, 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman to? Guys, naisipan mo mag-video, okay. Napili mong kanta? Highway. Okay. Nagalit yung kainuman mo, ang kagandahan dito, alam mo, nasaksa ka, meron ka pa rin 50,000. Last but not the least, 10,000 burial. Ano naman to? Ito, pag natuluyan ka, automatic, may dagdag kong 10,000. May isa pala, 10,000 medical reimbursement per accident. Ano to? Ito, yung mga minor. Sobra kang excited. Nakita mo, grabe, ang ganda pala talaga ng AIM Global. Hahataw na ako ng sobra. So, sobrang mong excited, sa sobrang daming tao sasakay ng elevator, naghagdan ka. Kagandahan doon, nakababa ka from 7th floor to 1st floor nang hindi ka naglalakad. Gumulong, kapababa mo, 1st floor, okay. Ginasong sa hospital, 5,000. Anong gagawin mo? Bayaran nyo muna. Pag nabayaran nyo, automatic, marireimburse nyo po sa company yung 5,000. Sabi sa akin iba, Joseph, akala ko ba 10,000? Bakit 5,000 lang? Kasi yung additional na 5,000 ang tawag dun waiting. Ano yung waiting? Inaantay ka na lang ulit kung kailan ka maa-aksidente. Saka mo siya makakuha. Reminder lang po sa lahat. Huwag po dapat lalagpas 10,000. Kasi pag 12,000 ang bill mo, ikaw na po mag-shoulder ng 2,000. Kaya tip, bago ka maa-aksidente, time-chain mo muna kung magkano. Pagpasok-pasok, di sige, ituloy-tuloy nyo na yan. Okay. Number 3, free medical check-up. Okay, magkakaroon po kayo ng check-up dito. May mga urinalysis, fecalysis, x-ray, libre na po siya. And number 4, ito pinakagusto ng karamihan, scholarship. Dito sa scholarship na to, ang kagandahan po, you will have a discount ranging 25% pataas, depende na po sa type ng school. Ang kagandahan dito, compute na lang natin guys, sa 10,000 na tuition, okay? Meron kang 25% discount. Magkano yan? 2,500. Magkano lang babayaran mo? 7,500. Discounted ka dito per sem. Sobrang laki po niyan kasi kung titake, alimbawa sabihin natin 8 sems times 8, that is 20,000. Nagbayad ka ng 12,980, nag-discounted ka pa ng 20,000. Kaya lang guys, uunahan ko na po kayo, ang kagandahan lang dito sa scholarship na to, syempre mag-maintain kayong grade. Mag-maintain po kayong stress. Passing grade, ma-maintain mo lang yan, tuloy-tuloy po yan. Okay? Ang kagandahan pa po dyan sa scholarship, pwede mo siyang ibigay kahit kanino. Pwede mong ibigay sa kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, yung kaaway mong walang pinag-aralan, ayan, scholarship, mag-aral ka. Pwede mo pong ipagamit to. Kaya lang, pinakamaganda pa po dito guys, wala siyang expiration. Ibig sabihin kung yung anak nyo, bata pa, antayin mo munang lumaki bago niya gamitin, okay lang din po, wala pong problema. Okay, tanong. Sa 12,980, so 1, 2, 3, 4 na binalik, sulit hindi? Sulit! Hindi ko po kayo marinig. Sulit hindi? Sulit! Sulit na sulit. Ang pinakamaganda, dito na po ako magtatapos kasi ito po yung business side. Dito po kayo pwedeng kumita ng sobrang laki. Kasi po, ang time chang pwede pong kitain nyo, sa business side, you can, teka lang, hindi na marunong spell na, business. Okay. Sabi, business. Pwede kang kumita ng 32,000 per day. Kapanipaniwala, hindi? Question. Taga Bicol po ako, hindi po taga Manila. Kung sasabihin ko, ang average na travel time from Bicol to Manila is almost 12 hours. Kung sasabihin ko sa inyo na kaya ko mag-drive from Manila to Bicol ng 5 hours, maniniwala po kayo? Hindi, it's impossible po. Now, what if sabihin ko sa inyo na kaya kong 1 hour, mag-aeroplano ako? Yes! Ibig sabihin, kaya po kayo nagtataka dito kasi nasa employment world. Kung nasa employment world ka, medyo kataka-taka po talaga 32,000 per day. Pero po sa AIM Global ka, sobra po ang dami ang kumikita ng 32,000 per day. Gaano karami? Ay, baka hindi mo alam, katabi mo na po yung kumikita nila. Okay.
sa amin naman po, ako, I'll be honest, hindi po ganyan po kinikita namin. Hindi po namin yung kinikita sa loob ng isang araw. O, kasi mga ilang oras lang kinikita na namin yan. Okay. So now, dito tayo sa business side. Number one, bibigyan po namin yan ng sales kit. Sales kit na pwede-pwede nyo pong gamitin. Nandun na po yung mga babasahin, mga kailangan nyo pong pang-explain na about products, about the company, andyan na po sa kit. Number two, EDM. Ako, I'm very proud to say that AIM Global is the only networking company na nagbibigay ng daily payout for 11 consecutive years. Dito po sa Philippines. Ang para mas maintindihan nyo po, pag may kita ka ngayon, click mo lang, kinabukasan, basta may banking days, kuha mo na agad yung kita mo. Okay? Number three, DTC. Etong DTC, Distributor Tracking Center, lahat po ng mga transaction mo, dyan mo na po makikita. Okay? And number four, eto po, pinaka natutuwa po ako. The moment nag-join po kayo sa AIM Global, enrolled po kayo sa BSM. Ano yung BSM? Bachelor of Science in... mo lang. Hawakan mo lang white light. Sa lahat ng mga kasalubong mo sa labas, singit ka. Okay. Gamitin niyo yung produkto, kung anong effect sa inyo, automatic maikukwento nyo. Kasi ang dami po sa amin, ako may testimony ng before sa Lucena, uminom lang po ng complete yung stone niya, naihi niya lang. Ay, una nga yung daw naniniwala, kasi sabi ko, tigilan mo ako, niloloko mo, kasi biglang lang pumunta sa akin. Sa inyo, uy, ang ganda ng produkto nyo. Bakit? Siko yung bato daw niya, naihi na lang daw niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Maniwala nga sa'yo, hindi nga ako naniniwala. Sabi ko, kung totoo yan, paano mo nasalo yung bato? O di ba, ano, umihi kung ginanon yung... Di ba, ang yung pala, since may problema talaga sa kidney, meron silang arenola sa loob ng kwarto. Doon na siya umiihi. Kaya ang kagandahan doon nasalo. Kaya ano ang point ko, guys, ang produkto mismo ng AIM Global, sabi nga kanina ni Doc Ed, ang pinakamaganda po is quality po ng sobra kasi talagang billion dollar company nang gagaling yung produkto natin. Kaya po, AIM Global, sobrang lumaki kasi yung produkto mismo nagsasalita na. Tutulungan niyang gumaling, may downline ako, may mild psoriasis. Actually, hindi na po mild pala, malala na. May nagnananana na po niya yung ano niya. Pero ngayon, sobra pong kinis ng skin. Kumbaga, ganun kaganda ang produkto na pag matry nyo lang, madaling-madali na po siya. Okay? Number one is direct selling. Number two, direct referral. Manginaw ang pangalan. Ma'am, ano pangalan mo? Lani. Lani, may kilala ka bang gustong kumita ng pera? Isang pangalan, Lani. Sino? Jenny. Okay. Si Jenny... na-invite nila, parang magkakano to ng Lani, Jenny, tapos si Bong Revilla. Hindi, iba naman pala yun. Okay. Si Lani, na-invite niya si Jenny. Sa lahat ng mai-invite, may kikitain kayo magkano? 1,000 pesos. Isipin mo gaano kaganda. Okay, si Lani, naka-invite pa ng isa. Isa pang pangalan Lani. Lisa. Si Lisa, na-invite ni Lani. Magkano ulit kita ni Lani? 1,000 pesos. Now, guys, imagine nyo to. Kahit gawin nyo lang tong part-time, gawin nyo after ng work. Work ka 8 to 5, gawin mo siya 7 to 10, pwede ka mag-online, pwede ka mag-fill dito. Sabihin natin nakaka-invite ka lang 5 sa isang buwan. Magkano dagdag na kita mo? Anong meron? Baka yung pang-grocery mo malagdagan. Now, ano ang point ko, guys? Wala po kayong ikakaltas. Sabi ko nga, van. Mga 1 hour yung pagsakay mo ng van galing sa loob ng van. Ang maganda pa doon, hindi naman yun aalis habang nag-i-explain ka. Lakasan mo pa boses mo, ang dami mong pwedeng rekrutin sa loob ng bank. May mawawala ba sa'yo? Wala, bakit? Dati mo naman ginagawa. Ikukwento guys, bakit kailangan nyo mag-join? Kasi may promo po ang company. Sa sobra pong bait ng company, sabi nila, bibigyan namin ng promo for 11 years. Kasi 11 years na po tayo. Instead, for 1 month to hanggang June 26, instead na 1,000 ang kikitain mo sa marirecruit mo, ang kikitain niyo po additional 1,000 pesos. Isipin mo yun. Kaya nga sabi ko magtrabaho ka, sa loob ng 8 hours, ilan ang sweldo mo? Mga 300, 400, 500 pesos? Karirin mo to. Kausapin mo lahat ng key mo sa buhay.
Ano yung K? Kaibigan, kamag-anak, katongits, kajackstone. Diba? Lahat ng K mo. Isipin mo yun. Gaano karami ang pwede mong maimbita? Ang kagandahan pa dito guys, may third time pagkakitaan. Ano to? Dinatawag na pairing bonus. Ito na po medyo sobrang laki. Kasi si Lani, pag na-invite niya to, may left at right siya, magkano kikitain ni Lani? Nabivisualize nyo guys, sa dalawang tao na bibili ko ng package, ang kikitain nyo na automatic 4,000 pesos. Ang gagandahan dito, mapipigilan mo ba to? Ito, nag-invite dalawa. Nag-invite dalawa. Tanong, kilala pa ba nila nitong apat na to? Kumita din tong 4,000, kumita din tong 4,000. Kaya lang, kagandahan nila ni, kikita din sila ni, ng 2,000, meron na naman siyang 4,000 pesos. Dumami. Hindi mo naman makakontrol lang sa ilalim mo. Minsan may mga tao na na-invite ka, ma-PR. Ano yung PR? Pusakal na recruiter. Okay, lahat ng mga katabi nila, ini-invite niya. Dumami ng dumami ng dumami. At ang tanong, kilala pa ba nila niya? Hindi. Kahit hindi pa yung kilala nila ni, wala po siyang choice, kikita po siya ng 2,000. Guys, I'll be honest with you. I just started my business sa Bicol. Nirecruit ko kapitbahay ko, classmates ko, kamag-anak ko, mga tito-tita ko, nirecruit ko. Naniwala sa akin, sa dami ng in-invite ko, almost 40 lang naniwala. Nakakalungkot kasi more than 200, 300 ang presentan ko. Pero sa 14 yon ang natira, mga 5. Yung mas lalong nakakalungkot, 40 na nga lang, nawala pa yung 35, 5 na dira. Trinabaho namin. But right now, dahil dun sa 5 yon, ang downline ko ngayon, I have more than 400,000 downlines. Sila technically kilala lahat. I have group sa buong mundo. Hindi lang po actually sa Philippines. Sa buong mundo, meron pong grupo. Hindi ko na po sila kilala lahat. Everyday, ang dami po nagjo-join. Ang average na nagjo-join sa akin, nasa 250 pay-ins per day. Isipin mo gaano karami na. Now, ang kagandahan dito guys, number 4, number 5, number 6. Ang pinakadulo dito, kikita po kayo sa reorder. Ang kagandahan po dito pag kumikita kasi reorder, lifetime na yun. Tuwing nagkakape, kumikita ka. Nagsasabon, kumikita ka. Nagsupplement, kumikita ka. Imagine mo na lang na parang 7-Eleven. Lahat ng taong pumapasok, may kita ka wala kung ikaw mayari. Kaya lang, kaya po ba natin magtayo ng 7-Eleven? Now, ano ang point ko? Guys, eto pwede. Kasi technically, kami po mismo, sobra po talaga yung laki ng kinikita namin sa reorder pa lang. Lalo pa ngayon ang ganda kasi in-adjust ng company yung marketing plan. Lalong pinaganda, lalong lumaki yung kita namin dito. Na dito pa lang, sobra na po, malulula po kayo. Ito para may idea na lang po kayo. Umaabot po kami dito ng 7 figures per month. Ang kinikita namin, reorder alone. Now, bottom line guys, I'm almost done. Isa lang po, sasabihin ko sa inyo. Alam niyo bakit kailangan niyo mag-networking? Gusto ko tanongin nyo muna ako at iinom muna. Member ka na ba yun, di ba? Ha, member? Uy, may gulat ako. Okay. Isipin nyo pag pumuti yan, di ba? Hindi naman ako naiintindihan. Okay, now! There's such thing a word that we call progress. Ang progress, wala po siyang konsensya, wala po siyang pakialam kung matalino ka o hindi, matanda ka o bata ka, bobo ka o hindi, wala po siyang pakialam. The moment is progress, it will happen. Nila mo ng buong buo ng Viber at ng Messenger ang Smart Globe San Cellular. Bakit ka pa naman mag-Globe San Cellular kung kadalasan pwede ka na mag-Messenger na kailangan mo lang ng Wi-Fi connection, pwede ka mag-Viber. Nilamon ng buong buo. Kung dati ang aarte ng mga taxi ang hirap sumakay, nilamon sila ng buong buo ng Grab at ng Uber. Ngayon sila nagre-reklamo na, grabe naman, bakit? Eh dati kung makapamili sila, di ba? Now, ano ang point ko? Nagbabago mundo. Alam niyo po ba na darating ang time, ang insurance babagsak din halos?
Why? Kasi magkakaroon ng mga car at ang mga takbo na wala ng driver. Ibig sabihin, ano na po to? Kulang na lang is mass production. Ang Tesla, meron na, kaya nga na, medyo na alarming ang Mitsubishi, ang Honda, kasi ang Tesla magmamas production na po sila ng electric car. Ang problema sa electric car naman, hindi na nila kailangan ng oil. Nung nasa California kami, ang makina niya nagpapatakbo, ang liit lang. Ibig sabihin wala ng change oil, mas mabilis pa compared sa Ferrari, halos bumabilis pa sila. Grabe na po ang nangyayari ngayon. Teachers, nanganganig po ang buhay ng mga teachers. Bakit? Meron ng mga online. Bakit ka pa kailangan mag-aral ng pagkatagal-tagal sa traditional way na learning na tinatawag natin sa school, if pwede mo matutunan sa internet in a few months or in a few days? Gusto mo matuto magluto? Ba't ka mo kapaturo sa chef? I-type mo sa Google, how to cook. Anong gusto mong iluto? I-type mo yung kaluto, how to cook adobo. Nandun na. Gusto mong matuto magnegosyo? How to put up a business. Malungkot ka? I-type mo, how to be motivated. Gusto mo mag-move on? I-type mo, how to move on. Nagmamadali ka, dagdagan mo, how to move on fast. Guys, iba-iba na ang nangyayari ngayon. Kung makapalakpak kayo, ikaw nagtatrabaho ka, alanganin buhay mo. Kasi guys, nag-iiba ang dami. Alam niyo po ba na may mga application ngayon na nakikita na mismo sa mata mo kung anong sakit mo? Tapos automatic siya na magsasabi kung anong dapat mong inumin na gamot. At alam niyo po ba na may mga application mismo sa cellphone na sinasabi, oh, mag-exercise ka, oh, maglakad ka. Isipin nung pag dumating ang sunod na magkakaroon pa tayo, hindi lang smartphone, magkakaroon tayong smart pants. Smart na damit. Na pag tumataba ka, oh, ang laki-laki mo na, papayat ka na. Di ba nagsasalita mismo yung pantalon? And it will happen! Nangyayari na siya. Be sensitive. Ang just like us, noon, ang tagal din namin sa networking, pero nakita namin na itong mangyayari. Wala kayong choice. Maraming mawawala ng trabaho. Anong pagkakakitaan nyo? Hindi lahat marunong magnegosyo. Magnegosyo pang haba pa ng dadaanan mo. Kailangan mo ng kapital. Pag meron kang kapital, kailangan mo ng experience. Ibig sabihin ng experience, malulugi ka. E paano kung wala ka ng sunod ng kapital? Ano ang point ko? Guys, you're very lucky kasi may isa pong in global na nandito po ngayon sa Pilipinas. Hindi po ganun kadali magpalaki ng ganitong company. Yung responsibility, hindi po siya ganun kadali. But sobrang swerte tayo kasi may mga may-ari tayo na ganun po nila tayo kamahal na imbis na mga billionaire na po sila, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin po sila para sa atin. Kasi mo yun. Kaya for me guys, sa mga hindi pa po nag-join, mag-join kayo. Hindi naman po ganun kalaki yung 13,000. Isa lang sure ko, yung matututunan nyo, yung experience, yung learning, magagamit nyo po yun ng sobra sa pang-araw-araw nyo sa buhay. And second, tanungin nyo sarili nyo. 5 years from now, excited ka ba sa mangyayari sa'yo? Yes! Tinatanong ko po yung mga hindi member, yung mga nagtatrabaho. 5 years from now, if you're excited at nangigigil ka, go on, ituloy mong ginagawa mo. Pero pag sawang-sawa ka na at lagi ka nagre-reklamo at wala din nagbabago sa buhay mo, I think, give it a shot. Sabi nga ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and you're expecting different results, that is insanity. If you want to change your life, kailangan baguhin yung ginagawa mo. Kaya kung gusto nyo magbago buhay nyo, simulan nyo baguhin ang ginagawa nyo ngayong araw na to. Yeah! Kaya para po sa akin, gusto ko lang po na magbigay po kayo sa susunod ko pong tatawagin kasi ito po, parang siya po ang pinaka-mentor of all mentors. Siya yung ama ng networking dito sa Philippines. Kaya, para po sa akin, gusto ko sobrang lakas na palakpakan. Okay lang po ba? Yes! Yung palakpak na magbibase kung gaano kalakas yung pangangailangan nyo. Okay, kasi sabi nga nila, binibigay naman po lahat ng gusto sa atin. Manggigilan talaga tayo, okay? Itong taong to, I'm sure, hindi ko na po kailangan pang ipakilala kasi isa po to sa Vice President ng AIM Global. Isa po to sa sobrang dami po ng mga natulungan yung umaman. And ako, ang dami ko pong natutunan dito. Hindi ko po mararating yung narating ko kung bibili po sa kanya. Kaya ang tinatawag na po namin dito, kasi dati po millionaire maker sila, ngayon tinatawag na po namin na billionaire maker. Ibig sabihin, ang dami pong susunod. Huwag po kayo magulat sa AIM Global. Pagdating ng oras, may billionaires club na po. Diba? Ang lupit pa gano'n na. Okay. Kaya para sa akin, i-welcome na lang natin itong taong to. 1,000,000! Ang ina, lakasan nyo, lagyan nyo ng emotion.
Kasi ako naniniwala po ako, nung nagsimula po ako tulad yung baliw na baliw na baliw talaga ako. Sa sobrang pagkabaliw, ramdam na ramdam ko, nayayaman ako. Kasi ang bottom line is, kasama nyo palagi sarili nyo. Dapat ikaw mismo, kumbinsido ka, nayayaman ka. Yes! Sarili mo na nga kasama mo pa, hindi mo pa makonvince. Di ba, paano ka pa magkukonvince ang ibang tao? Simula natin, manggigil kayo ng sobrang sa palakpak. Kung gusto nyo sumigaw, wala pong problema kasi hindi po araw-araw magagawa nyo to. Ang hirap po nasa bahay ka, magpapapawir ka, grabe, kung puro sila negative. O, di ba? Kaya dito nyo na ilabas yung mga gusto nyong gigil. O, di ba? Mr. J. Lim, thank you. Palakpakan naman natin. Ang daming tao, bakit ganun? Arnel, pag nandiyan na si GA, ano yung mga konsenya saan mo? Andiyan na? Ano ba naman? Kasi ayaw ko kaya ng ganito, init. Nagyaran ako umaman eh. Anyway, kumusta dyan? Yung pa first-timer? Ganyan karami, are you sure? Pwede ba malaman yung mga kamay ng first-timer, taas ang kamay? Ay, naku po, welcome po kayo, ha? Kasi hindi po ito, ano, charismatic, ano. Diba? Ayan, thank you. Wow. Tayo lang kayo. Yung pagpunta nyo, malaking bagay yung sa amin yan. Hindi ko alam paano kayo na-invite o tinakot kayo ng chair. Pero one thing for sure, tingnan nyo ako, ha? Reminder sa mga nagdara. I-explain niyo mabuti sa kanilang negosyo. I'm sure hindi sila comfortable for what they saw today. So it's your assignment na bigyan niyo sila ng 1 hour extra pa to concerns. Okay pa? Yung mga nagdala, ha? Pero mas maganda kung sumali kayo, dobleng sa marisaya namin. Okay? Pag di kayo sumali, di ko alam kung sa akin lalabas sa bintana siguro. First timer, this is the open conduct, will be conducting NDO tomorrow, Thursday. Ako daw speaker. So, mukhang mauulit tong ganitong karaming tao ulit, no? Gusto ko clear yung stage tomorrow para naman makasayaw ako. Okay, dati kasi punong-puno ng tao ganito. Talaga na ako magsalita ako, ganyan na lang, oh. Ganyan, no? Ang hirap. So anyway, my time is limited, no? 3 hours lang ako. Ngayon, sa mga first-timer, kaya kayo na-invite is because gusto na ipakita ko ano nakita ng mga nagdala sa inyo. Because it's really a wonderful business. At kayo inuna nila is because magandang negosyo. Otherwise, hindi kayo uunahin ng mga yan kung pangit yung business. Tama? At kung racket ito na negative o pyramiding, hindi kayo isasali kasi makaibigan mo yan eh. Ako nung first timer, ganyan din ako. I was an engineer by profession. Okay? Nag-work ako dating malaking communications company. Pero ayoko na binabanggit pa ulit-ulit eh. Pero PLDT. Ngayon, na-invite din po ako dyan, kagaya nyo. Akala ko, yayaman, ang sinasabi ng speaker, pwede kumita ng malaki, 7-figure a month, pwede kang mag-resign ng maaga, pwede kang mag-retire, no? Magkakakotse ka, magkakabahay ka. Alam nyo, ang tingin ko lahat doon, parang scam. Kasi sa panahon ngayon, syempre, pag sinabi yayaman, wala sa lengguwahe mo yan eh. Lalo na pag hanap kang trabaho. Trabaho. Hinahanap ko, di ba? Work, di ba? So, natin, huling-huling papasukin ko yung sales. Una-una, ayoko ma-recheck. So, close-minded ako, kaya lang, after attending the seminar, ladies and gentlemen, may isang babae na sabi ko, subukan ko. Walang mawawala eh. Kasi dalawa lang, pwedeng totoo, pwedeng. Tama? At pangalawa, nag-invite sa akin, tatay ko. At least kung ito is scam, dalawa kami makukulong. So, ladies and gentlemen, binuksan ko lang isip ko. Total, nandito na ako, nakaupo na ako, 23 years ago. Sabi ko, walang mawawala. Tama? Hawak-hawak ko yung mamon. Tsaka sesto, kasi dati ang daming pamamon pa yung kumpanya niyan eh. Eh kung kayo lahat, araw-araw yung pamamon, pangkarote tayo dito. Pangkarote. Dami mo. Eh, sipin mo kung di ka naman sasali. Tama? So, ladies and gentlemen, 23 years ago, I started part-time. Joseph Lim, pareho kami, pareho engineer. Siya, computer engineer ako rin. No? Ang yung mayaman natin, mga gwapo, tsaka engineer agad eh. Siya, pang-engineer.
Joke. Okay, simpanin yun. Di ako nakapag-aral. So, to cut the long story short, ngayon, nandito na yung company. Isa lang yung mission ni ang ating presidente, si Doc Ed. Kaya kami nagtayo 11 years ago. Sabi niya, Francis, nasasaktan kami sa industriya ngayon. Nasasaktan ka din kasi ang pangit ng connotation pag sinabing network marketing. Marami nangangakong company na hindi naman naibibigay. Maraming company na sabi nila magandang gawing career to, pero 6 months later, sinasara nila. Nasaktan kami kasi bunga kami ng networking. Kami po yung isa sa mga prueba na pwede mabago buhay namin. Pwede mabago rin buhay nyo. So, tinayo ng company to, to cut a long story short, tinayo tong company, sabi niya, gawa tayo ng company na una-una na hindi na magsasara. Okay, maganda ba yun? Yes! Pangalawa, gawa tayo ng company na napakasimple na para maraming yumaman kagaya natin. So, ladies and gentlemen, 11 years na ho tayo. There are more than 5 million members. Palakpakan natin. At hindi po na po naging milyonaryo. Ibig sabihin, pag isa lang, pwede sabihin natin chamba. Pero marami eh. Marami, hindi lang 10, hindi lang yung daliri natin, bilangin natin, sobrang dami. At pinag-uusapan natin dito, Pilipinas pa lang. Wala pa dito yung Cebu. Siyempre, Pilipinas din yun. Wala pa yung Davao, right? Wala pa yung 200 countries na kagaya rin natin, na very hopeful, gusto natin umangat sa buhay. Kaya doon sa mga first-timer, kung ikaw yung pagod na, you tried everything, 10 years, 20 years ka na nag-try, wala pa rin na-save, wala ka pa rin kotse, wala ka pa rin bahay, palagay ko it's high time to make a decision para ipahin mo na yung course mo. For the next 3 to 5 years, be excited. Kasi optimistic ako pag ito sinubukan nyo, positive ako, na pwede may mangyari. 3 to 5 years, imposible, magdala ka ng tao, imposible hindi ka angat. Kasi kami rin nagsasalita, may-ari yan eh. Pag may tuta ka pa, ang susunod si Doc Ed. Presidente na. Eh, wala na susunod sa kanya eh. Diyos na, wala na eh. Sino tatanungin natin? Bisamin, wala na kasunod, right? Bisamin, kung hindi itong company na ito, hindi ito nakadesign para tumagal, hindi ko makikita magsalita. Pamemorize mo pa yung mukha ko, di ang hirap na. Tama? So, kami na pong mayari, kami po yung nag-design ng marketing plan. Kung napapansin nyo, it's very simple. Kung titignan nyo package pa lang, value for money. Kung titignan mo, kahit di ka mag-sponsor, bawi ka kasi insurance pa lang eh, oh. No? Bawing-bawi ka, magkano insurance. Ingat muna kayo pag di mo kayo na-encode. Magtawid sa exa, tumintingin ka, yan, tapong beses. Pero pag na-encode ka na, pwede ka na tumpulan. Bang! Bawi ka na. Okay? So, products meron. So, it's really a value for money. In short, hindi ka lugi. In short, yung 13,000 mo pwede may kayaman yan, pero hindi magkahihirap yan. Okay? Pero may sikreto si Jay Lim, aalamin nyo na lang yan sa mga sponsor niya, tinatawag na 3 accounts, 5 accounts, and 7 accounts. Pag sinabi 7 accounts, si Joseph Lim, 7 po yan. Kaya kung bakit pumupukol na may 3 milyon sa buwan. Okay? Kasi pareho lang effort, pero pag marami kang branches, it's like Jollibee, kung marami kang franchise, parang McDonald's o parang Andok's Lechon Manok, those are the principle of leveraging. Okay? Now, bakit tumagal ang aim? Number one. Diyan lang, tabi nyo pag nandiyan si Chana. Tandaan nyo yung tinatawag na perfect triangle. Everybody say perfect triangle. Perfect triangle. Ang algebra po, familiar kayo, no? Pag sinabing perfect triangle, pag isang side hindi equal, hindi siya perfect. Well, ito rin yung factors kung ba't ang company tumatagal. Pag wala dito sa isa, balik ka nalang sa aim. Okay? Marami kasing company, hindi perfect to eh. Yung iba, pera-pera lang. Number one, syempre dapat maganda yung products. Do you agree? Yes! Everybody say products. Products! Yung products mo natin pang world class. Yes! Sa US, sa Japan, or sa Africa, kung yung product proof. Kasi, I kung products sa Singapore, na-deny ang Philippine products. Bago nila ma-approve sa Ministry of Health nila. So, unfair. Ayokong ilitin ng Pilipinas, pero ganoon tingin nila, ang mga product natin hindi pang world class. So, so sa takamalaking herbal manufacturing company sa US, which is more dollar company, at for sure hindi mauubusan, hindi mauubusan ng supply. Kasi pag malaki tayong magbenta, ang tanong kung kaya ng supplier eh. Dami pa naman yung mga chismosa, ang gagaling natin magtakalat eh. Tama? Minsan nga may namita kong barko, member din natin siya, namatay yung kaklase niya, hindi siya talaga pinigil, talaga ina-explain niya doon sa wife nung namatay. Sana hindi namatay yung kumpare ko kung nag-try nito. Mga ganun! Ay, nagbebenta, di ba? So, well, Commodore siya, so nakinig na lang yung wife. So, ladies and gentlemen, ako mismo product ng product. Mataas po yung cholesterol, yun ang namana namin sa pamilya ko. Okay?
Sa daming mamanahin sila, lupa na lang, bahay, ganyan. Sakit pa, okay? And I was so disappointed last 2009, nagkaroon po ako ng barang sa heart. And I rushed myself to the hospital, which is malapit kami sa I live nearby. And sabi ng doctor, you have to check your cardio because I think there's something wrong with your heart. So the following day, nagpa-confine ako that night. So the following day, namit ko yung cardio. Tinest ako, MRI, CT scan. Pumasok pa ako sa tube na gano'n. Kinakabahan ako eh. Parang morgue, alam mo yun ako gano'n pa. Umagalaw, takot-takot ako. Yung alam mo yung chug. Umiikot para matest ko na saan yung bara. Kung positive meron. And then finally, meron akong angiogram. Pabili na ba kayo sa angiogram? Yes. Hindi pwede sumagot. Di ba, pag nabara yung puso niyo, malalaman niyo rin yan. Okay. Angiogram is way of checking kung saan mismo yung bara. So dito pinasok yun. Ito. Kaya may pay-clot ako dito. Dito isang mahabang tube, pinasok sa veins ko until it reached the arteries of my heart. Masarap. Okay. Hindi mo mararamdaman yun. Ngayon, nakita nila kung saan nakalagay. Kung ito yung heart ko, nandito yung bara sa area na to. Sabi ng doctor, Francis, hindi nasusuplay ng oxygen yung part na to because somewhere inside the duct, may bara. So I was so scared. Ang bata ko pa eh. Guwapo, bata, yaman, pero scared. Okay. And everybody say colibus. Ayan, yung kulay blue na yun. During that time, pinapa-approve pa namin sa BFAT kasi this is a new product ng time na yun. So ako, the following day, sabi ng doctor, okay na magkwento ko sa inyo? Yes! Okay, liyas lang. Sabi ng doctor, Francis, tomorrow, schedule na natin, lagyan na natin ng stent. Alam mo yung stent? Ay, malalaman niya yan. Pwede para natin. Stent is like a tube na ipapasok kung saan yung barado para hindi magbara, magkaroon ng blood pressure or yung may clot kung saan yung bara, ilalagay yung stent. At bubukan ng ganon para parang kunwari, normal na siyang veins. Okay? Sabi ko, sige, wala akong choice. Pero binigyan niya ako ng warning, sabi niya, Francis, hindi ka pwedeng ma-excite, hindi pwedeng sumaya, hindi ka pwedeng gulatin, wala ka munang bisita. Lalo akong natakot. Kasi sa dami kong kaibigan. Tama? Sabi ko, sige, Doc, ganito, deal tayo. I-extend mo ng one more day, lagay mo yung procedure by Friday, i-meet ko muna ngayong gabi yung partners ko. Sabi niya, why? What's up for the meeting? Sabi ko, Doc, I'm running a big company. Ako yung finance. Alam ko kung gaano karaming pera. Pag ikaw hindi naging successful yung procedure, ang dami nila paghahatian. So, kailangan malinaw. Ano yung nangyari o hindi, may silatan. Ayan, that's it. Pag tira tayo. Okay? Diba, kung sure ka na mawala, kailangan mas sure ka. Diba? Alam nyo ba na si Doc Ed, ang saya. Sabi sa akin, huwag ka magpa-opera. Sabi nung isa, magpa-opera ka. Sabi nung isa, huwag ka magpa-opera. Sige, toss coin tayo. Tinoss coin ang buhay ko. Pag-tao, pa-opera. Pag-ibon, wag. Tinoss coin. Tao, pa-opera ka na. Okay? Ladies and gentlemen, that same day, bawal ako kumain. Bawal din minum ng tubig. Because the day before, kailangan mo nalaman yung sasad mo para mag-effect yung anesthesia or whatever. So, ang ininom ko po, yung colibus. Hindi ko sabi sa doktor. Kasi, ang colibus po, blood thinning po ito. What? Kung sakaling magkaroon ako ng blood clot sa heart after the stent procedure, at least ito pampalabnaw ng dugo. Mawawala yung mga blood clot. Yun ang goal niya. Yun ang trabaho ng colibus fish oil. So ako ininom ko anim. Anim lang dala ni wifey. So anim. Tinira ko yung anim. No? Kung sampu, dapat sampu. Eh, sa pag niya, anim lang. So, nilakla ko dalawa, tatlo, dalawa. Dalawa, dalawa, dalawa. So, umaga, tanghali gabi. Okay? Hindi ko sabi sa doktor. Nilunog ko lang. Bawal tubig eh. Pagdating ng Friday, madulas po yan, madulas yan. Okay, jelly yan, soft jelly. Okay? Or mag-ipon ka ng laway mo. Okay, meron ka naman yan eh. Ngayon, pagdating ng Friday, para matapos na tayo. Pagdating ng Friday, guys, nakahihiga na ako sa cat lab. Alam mo, ang kulit ko daw, habang nilalagay ng anesthesia, ako yung pinakamakulit na pasyente kasi dami ko nire-request. Una, gusto ko pinakamagandang nurse. Kung parang huling pikit mo, di ba? Pag huling pikit mo sa buhay mo, at least maganda yung huling nakita mo. Ang maganda, di ba? Pakalawa, pinalitan ko yung sound music. Ang pangit eh. Walang kabuhay. Gusto ko, duk, duk. Ganun, ganun.
sabi ng doktor, sana nga kita, ang dami yung sinasabi. Sabi ko, Tom, pwede ba akong mag-recuse sa pan-doktor? Sabi, bakit? Eh, kung ikaw ang ma-stroke, sinong tutuloy mo? Kaya ang bayaran niya. Okay? In short, ayaw ko ipakita na kinakabahan ako. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Sabi niya, any last request? Gusto ko sana, pari na yung susunod. Eh, sabi ko, Tom, paglabas ko, gusto ko ng, ano ba yung request ko? Frappuccini na may sagu. Ang gulo nga eh, kasi may tama na yung, ano yung nilagay niya, nangihilo na ako. Alam niyo, habang ilalagay nila yung stem, nilipat nila sa ugat dito, in between my legs. Kasi yung stem, medyo mataba. So, hindi kasya sa veins ko. So, yung nagbabantay sa akin, worried na, kasi sa labas, ang usapan, 15 minutes lang yung procedure. 30 minutes na hindi pa ako nakakalabas. So, everybody was alarmed. Eh, ako naman, di ko alam na nangyayari, nakahiga ako eh. Tapos wala akong damit, di ko lang binagawa nila. Billion na sales. 5 billion. B of E, B-Billion. Not F monkey. Wala ka, ito na? Yes. And pangalawa, kala ko may natapakan akong tao. Marketing plan. Okay, mapaspasan ko na. Mas exciting yung guest natin isa. Ginawa namin yung marketing plan na pag ikaw magaling mag-endorse at magaling kang mag-leverage, mag-multiply, kasi magaling marketing plan natin. Kung napansin nyo, yung products natin, walang commercial, walang advertisement, walang artista, wala tayong kinukuhang billboard, kasi kinat namin lahat yung babayaran doon. Parang si Aga Mula, napansin nyo, 8 years ago, meron siyang kagat na Chicken Joy para i-endorse na yung Jollibee. Nakaganyan siya. Ah, napansin nyo yan, nakita nyo sa billboard. Ang binayad sa kanya, isang Jollibee, more or less 30 million. Isipin mo ha, isang endorsement, 30 million. They cost them isang Jollibee. Binigyan siya ng isang Jollibee. Nakaganon lang siya. Kaya ko rin yan. Kaya rin natin yan. Tama? Eh, kahit gawin mo. Kahit palagay mo dito yung drumstick na siya. Hindi talaga ito mabayaran. So, in short, tinanggal namin lahat yon, the in-between, middleman, and profit, nilagay namin sa inyo. Kaya kayo yung kumikita. Please, para ma-share mo yung product, ikaw mismo yung product ng product. Okay? At babayaran ka namin, depende sa sipag mo. Isang business, pag yung product hindi mo na-try. Lalo na pag ikaw mismo, kailangan mo. Di ba, mari-try mo ito pag itanggal ng rayuma. Kasi ikaw, dito mangyari sa'yo. So, yung dalawa na yan, this is proven system. In short, kung nakita nyo, he makes more than that. Okay? Now, ako dito. Yung iba, pasubok-subok lang. Sa kakasubok, mamaya 5,000 a week. Mamaya 10,000 a week. Mamaya daily mo na yan. Hindi natin masabi. Tama? Para kami malaking grocery shop, pero wala. Kaya pag titignan nyo yung DTC or data center ni Joseph Lim, lagi ko nire-review yung mga top earners, yung mga kumikita ng million. Pag tinitignan ko yung ano nila, yung genealogy nila, tsaka yung kanilang mga encashment, ay grabe! Babayaran ka namin kahit bumili lang yung grupo mo ng isang coffee, bumili na ng toothgel, toothpaste, lahat ng mga bibilhin nila para kami grocery, pero wala. Wala kang inventory. Gusto mo ba yung ganung business? Yes! Tsaka ito yung negosyo, pwede mo gawin part-time. Di ba? Pag trabaho ka, employed ka, hindi ka pwede magtayo ng sari-sari store, gawin mong part-time. Open only on Mondays, may pasok ng Tuesday. Eh, hindi pwede, right? Nasubukan nyo na ba sari-sari store? Bukas lang pag Monday? Hindi pwede ito, pwede mong gawin ngayon, pwede bukas. So ako din mismo, nag-start ako part-time. During lunch break, after office hours, sinindros ko sa friends ko. Yung iba, naghanap na resulta. Yung iba naman, ngayon ko lang na-invite after ilang years na kasi nakita nila yung lifestyle ko. Nalaman nila, may Porsche ako, dalawa Ferrari ko, may resort, may building. So, saka lang sila sumali kasi yung mga Pilipino, this is the building kasi, kaya hirap. Tama? Kaya kayo mga bago, i-challenge yun sa sarili nyo, kailangan kayo mag-result agad. Because result matters. Pag sinabi yung kikita ka rito, kailangan pakita mo, may kita talaga. Okay? Now, sipagan nyo. Because, yung time ko as my career, yung ginawa ko to, talagang dinoble ko yung kahit ko. Kasi, part-time na nga lang ako, during weekends, doon ko lang sinisingit to, tsaka after office hours. Kasi gusto ko ipakita sa mga friends ko na may pera talaga dito. And I've seen my life today, na-imagine ko na to 20 years before. Kaya, guys, if you're a dreamer, imagine na yung sarili mo, imagination is so powerful, ako na magsabi sa inyo. Dapat ini-imagine nyo yung kotse ko, ano yung kotse na drive nyo, ini-imagine nyo lang kung anong kulay ng bahay nyo, huwag naman pink yung kutsina, no? Tapos sala mo red, huwag naman ganun. Tapos blue yung tiles mo, di ba? Ano yan, Philippine plant, di ba? Oo.
So, kailangan ma-imagine nyo na kung ano yung buhay nyo 3 to 5 years from now. Okay? Pero kung gusto nyo maging totoo yung mga pangarap nyo, what you need is an opportunity. Yes. Pagkakataon or chance. Maraming sumubok dito. Mga grade 5, may mga grade 6, may mga swimming pool yung bahay nila. Meron din si ang doktor. Tama ba? Yes. Unang-una, kasi baka mama makita niya yung pasyente, hindi niya napagaling eh. Ginawa niya part-time, and then nabago rin buhay niya. Kagaya niyo ba kapag naging bike kayo? Pare, kapag bahay mo, nagulit sa'yo, nangungutang, gusto pautangin mo, bigyan mo lang opportunity. Tama? And of course, the last thing that I'm going to share to you, everybody say system. System! Yung negosyo magiging mahirap kung hindi mo alam yung business system. Everybody say business system. Business system! Bakit yung mga top earners hindi sila salesman? Because this is not sales. Otherwise, ang top earner natin, mahilig magbenta, right? Hindi ito sales, meron na nilatawag na system. Unang-una, shift brand ka muna. Pag sinabing shift ng brand, lahat ng ginagamit ko sa bahay, sabon, di ba, coffee, palitan mo lang. Kasi ang hirap i-endorse yung kape kung hindi mo na inom. Tama? Kahit bumili ka ng maraming Starbucks, Nescafe, Great Taste, no? Ayaw ko bang ito ang pangalan nila eh. Diba? Ang dami, di ba? Mga jeans, coffee, no? Di ba ang dami, right? Ngayon, kahit i-endorse mo siya, kikita ka ba hindi? Hindi! Eto, pag in-endorse mo yung event, kikita ka hindi? Yeah. Kikita ka kasi business mo to. Pagkano profit mo, minimum 25%. So kung nakakabenta ka 1,000, may 250 ka. Malaking bagay na yun kung araw-araw mo magpabayad ka na ng Korean tea. Di ba? Korean tea, alam nyo yung Korean tea? Yung tsaka. Okay? Now, Korean tea. Okay? Tutulang kita ng Korean tea. Now, ako naman, nung part-time ko, ang business, naniniwala ako na mababago buhay ko. Ang problema, hindi ko alam yung system. So, I have to attend every trainings. And you got to learn. Number one, everybody say learn. Learn! Okay. Tomorrow, I'll teach you yung 6 months na gagawin mo. Kasi I'm going to teach you also my skills. Yung skills, importante yan. Paano mag-invite, paano mag-present, ano yung attitude dapat na gawin mo, paano yung leadership na skills na gagawin mo, no? Ano yung dapat excitement na meron ka. Kasi ang hirap naman mag-invite pag yung mukha mo, di. Para yung sumaestro yung ikaw. Ano yung taras buka natin? Pwede ka mag-joy, patayin kita. Eh, sino sasali? Dapat masaya ka, dapat may, alam mo yun? Alam mo na naiintindihan ko to? Nag-invite ako, yun lang ginagawa ko, nag-invite lang. Kaya first assignment nyo ngayon gabi, gumawa ka ng prospect list nyo. Huwag muna kayo mag-invite sa mga first timer, ha? Ang trabaho nyo na muna magawa lang ng prospect list. Kasi minsan yung memory natin, hindi natin maalala yung mga friends, at least nililista mo. Okay? Paramihan ng listahan. Yung nasa phone mo, listahan yan, pero huwag kang mag-excite mag-invite. Kasi ako nung nag-invite ako nung una, pantak, talagang supply. Talagang, pare, dala ka ng 8,000. Isa, ganun. Nayaman tayo, magkakakotse tayo. Sabi nung kausap ko, may kotse ka na ba? Wala pa. So, hinahanapan ako resulta, right? Pero meron ako excitement. Okay? Pero nung atin, nakapag-atin ako ng maraming training, naging madali yung business. Kaya, sa mga first-timer, huwag kayong mag-alala. Tuturuan namin kayo, i-guide namin kayo. I-mentor namin kayo, i-coach namin kayo. Magpaon lang kayo kasi medyo matagal, katulad nito, alauna pa kayo na hali, hindi ha? Di ba, hindi na lumabas? Grabe, no? Kawawa na kayo, first timer. Ayaw lumabas, dapat lumalabas na kayo. No? So, the last part, para gumalaw yung business, of course, the decision that you make will make the difference. Kahit pa kung plano yung opportunity, may magandang marketing plan, okay na yung sistema, kompleto pa na. Pero pag hindi ka mag-desisyon, yung opportunity dumaan lang sa harap mo. Okay? Wala lang. And don't come back and see us, sasabihin mo, oh, nakita ko na to 5 years ago, sayang. Don't have the pain of being left behind. Okay? Ayoko maramdaman ni nakita ko na to, pati ko mas seryoso. Tapos yung katabi mo, mayaman na. Yung katabi mo, nagpapakulay na ng bahay, pangatlong bahay na yan. Alam mo yun? So, sa mga first-timer, this business have so much excitement na ma-feel nyo. Mag-iiba talaga yung personality mo rito. Noong una, yung kausapin mga stranger, kasi siyempre, prospect din yan. Kaya lang, yung sabi nilang bilog-bilog, mag-invite ka. Lahat ng tao, basta humihinga. Hindi ko pinapakawalan. Pag lumaki dip-dip, yan. Magagaya kayo sa akin. Kasi sinuukan ko, pag-uwi, nag-invite ko, bahay, diling lang ka po, no?
Oo, oh, lalayo yung pot bago sumagot. Tante. So, normal yan. Okay? Kasi hindi pa kayo train. Tama? Kasi pag lumabas siya, hindi sa'yo masaya ka eh. Una, smile. Yan, puhunan niya. Kasi ang ganda na lang yan, may din kami. Ang naging lamang lang natin sa company na to, may nag-guide ng mga nauna. Ano lang kami? Ay, matagal na ako sa inyo. Start tayo. Pero hindi ko pinitawan yung mic. Without, of course, kasama. So, noong una ko tumamin, sabi ko, potential to. Kasi una, matanong. Biloso ko eh. Leader ko yan. Pag hindi nagtatanong yan, ang delikado. Kasi wala nang tindihan yan. Well, yan, patay yan. Wala na. Tulak mo na yan sa bus. Walit na lang siya dito. Okay? Yung yan, halos hindi matapos-tapos. Sabi ko, saan ka bababa? Sa atin na kita sa EDSA. Sina kayo? Oo, pag tinignan mo, parang wala nagdadrive. Kasi, parang taas ka sa akin. The following day, and then so on and so forth, and the rest. Basta, pag narinig na to, hindi kayo makakatulog. Well, 18 years ago, hindi na siya nakatulog. Kaya kayo mga first. Hindi ko na panatagalin, our marketing, Chief Marketing Officer, please welcome Mr. John Asbury! Kasi damo na takatak, damo na umiinit, damo na papawisan. Damo na papawisan, damo na nagugutom. Tingnan mo katabi mo, tingnan nyo. Mukha na bang gutom? Sino ang first timer? May first timer. After ho nito, kakain po ang first timer. Taas po kamay ang first timer, first timer. First timer! Ang narinig yung kain, first timer, kakain, nakain. First timer ba? First timer, first timer. Okay, Maya. Oh, sino kuya? Okay. First timer. Sino naman yung nag... imbita sa first timer. Nag-imbita, nag-imbita. Ayan. Yung iba, sino kayo? Okay. Whoa! He's an Ethiopian. Am I right? Ethiopian? I'm sorry. You look the same. Para sure, he's an African. Parang kayo, Asian. Okay, ako po ang pinaka-back. Ano sa nandun? Yun! Huwag na ho kayo maghanap parang susunod. Wala na ho. Ako na yung last. Kagaganyan nga ba yun? Isa, last, two nights ago, na kami, for sure yung mga atin, umaten na yan. Timer. Malamang wala pa kang invite. Siya lang mag-isa. Gusto lang makita yung mga may-ari. Yung marketing plan na pinipresent dito, hindi nyo pinapansin. Bakit? Alam nyo na yun eh. Pinita nyo. Ito matindi. Ang tagal ni Sir John. Alam ko na lang gusto nyo, hindi nyo rin ako papakinggan. Kala na sa baby. Sana makasete man lang. Yun lang naman inaabang nyo eh. Kadiri lang ako, sa first timer, huwag ako kayo may abangan. Ganto lang ako dito. Masaya, kalog-kalog, pero payaman. Yes! So bakit ko na sa aming payaman? For the sake ng mga bago, wala na yung mga hindi pa ako masyado na rin. Paano na-involve sa ganito negosyo, paano nag-upisa hanggang sa naging may-ari ako? Along the way, kwento ko rin mga bagay na dapat nyong gawin para maging successful kayo. Gusto nyo ba yun? Yes! Ang una kong tanong sa inyo, gusto nyo bang umaman? Yes! Ulitin ko ho, pag tinanong ko kayo, sasagot kayo? Yes! Bakit? Kasi ho, merong nasa itaas na nakatingin sa atin sa baba. Pag tinanong ka, dapat yes talaga. At depende sa pag-yes. Kung may... Anong tawa yun? Kakaiba yun. Para makukulan ng tao mo. Ang yes mo, dapat yung may conviction na talagang gustong-gusto mo. Hindi lang yung makasabay yun, yes! Makasigaw lang eh. Dapat yung yes mo talagang gustong-gusto mo. Yung ipaparamdam mo yung hininga mo sa mga katod. Yes! Gusto nyo ba yung mama? Alam nyo mo, mahirap yung maman. Kasi kung madaling yung maman, sana lahat tayo mayaman. Madali, di ba? So, alam natin, tanggapin nyo, mahirap umaman. Bakit? Ang dami hong factors. Pero ang pinaka-importante dyan, anong opportunity? Kasi kahit anong sipag mo, kahit ang aga-agaw magising, kahit anong talino mo, kahit lahat na pasinong connection mo, kung walang tamang opportunity, hindi ka pa rin huyayaman. Nakuha nyo ako? Ang good news so dito, nasa tamang opportunity ka. So, ako, na mukha lang ako kung bata. Pero hindi na ako bata.
Imagine, 1990 is Johnny pa ako nun. Naimbita ko, ako po ay isang physical therapy para maidiho ko yun. Ako'y taga Pangasinan. Parang nagduda eh. Parang di naman. So ako na. Nag-migrate po ako sa Maynila nung nag-college po ako. Dito ako nag-college. Namit ko ang ate ko, yung panganay na ate. Sabi niya sa akin, Uy! Mag-PT ka. Sabi ko, bakit? Bakit alin PT? Hindi ko alam ang PT nung time na yun. Basta, mag-PT ka. Ano nga yung PT? Basta, yayaman ka. Sige, PT! Wala akong pakialam kahit ano yun. Malay ko ba na yung PT na yan? Basta yung narinig, yayaman ka. PT ka agad kinuha ko. Nag-PT ako dahil gusto ko yumaman. Alam nyo, nalaman ko ang trabaho ng PT nung graduating na ako. Internship. Doon ko nalaman trabaho, sa ospital na. Tagamasahin na matatanda. Ang makakausap ko yung mga na-stroke. Yung mga nakalimunan. Yung nakakausap ko. Manong, kumusta ko kayo? Yan ang makakausap ko. Lakad ko kayo, manong. Yan ang makakausap ko. Ha? Tapos dinidiretso ko yung mga kamay, mga paa. Di ba? Yung mga nakaganyan mga itsura niyan eh. Didiretsuin mo. Habang dinidiretso mo, pati yung bibig sumasam. Sumasama yung bibig eh. Alam niyo ba? Wala akong magagawa eh. Gagraduate pa ako eh. Kahit ganun ang itsura ng mga pasyente ko, tuloy! Gusto ko yung umaman eh. Eto problema. Pag-graduate ko, hindi na in demand. Nurse na ang in demand! Di ba nakakainis yung galon? Araw ka lang araw, pag-graduate mo, tapos na, nurse naman? Di sa mga nurse na lang ako. Nakakatuwa ang pakinggan. Pero bakit to? Naalala niyo, mid of 2000? Tunutok ang nursing? Ang damig ng nursing. Pati hindi linya ng nasa science, sa medical field, nag-nursing. Engineer, nag-nursing. Ito na, malupit. Pati yung doktor, nag-nursing. Hindi mo nakakatuwa. Hindi mo nakakahiya. Nakakatuwa lang pakinggan. Lalo pag graduate, di ba? Di ba pag graduate, yung kinukongratulate, binibigyan diploma. O, ito na yung doktor. Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano yung tsara ng doktor? Yes! Imagine mo! Yung doktor naging nurse tuwan-tuwa. That was middle of 2000. Ganun talaga kaputok nun. Hindi ko natin masisi ang Pilipino kasi oh, lahat po tayo gusto natin guminhawa ang buhay. And since we're a third world country, majority po sa atin, ang mindset, we'd rather go abroad than stay in the Philippines. Hindi ko sinasabing lahat, but majority ho. Gusto abroad. So mga kaibigan, yun ang gusto kong mangyari. Eh wala na! Eto na ho. 1998, naimbita ho ako sa isang ka. Ganito rin ho. Mas puno lang to. Mas marami lang. Mas baliw lang mga tao dito. Yes! Umatid na ho. Hindi ko na ba bakit yung pangalang kumpanya. Forever living. Katulad din nung kanina. First time ko umatid! Ang daming tao! Baliw mga tao! Puro pera, pinag-uusapan, puro kotse, pangarap! Pag first timer ka, lalo kung hindi ka interesado, ano yung tsura mo? Masira, ulo. Wala akong pakialam sa inyo. Bakit? Eh una, estudyante ho ako. Pangalawa, hindi ho inclined ang pag-isip ko sa ganito. Pangatlo, may membership! Nung nakita ko yung membership, wala ka na. Naglaro na ang paningin ko. Wala. Lokohan na to. Eto na ho ngayon, hindi ako sumali. Pero yung tao nag-imbita sa akin, baliw talaga, kaklase ko, babae. Paano yung ganun sa tungod ko habang minasabi speaker? Oh, di ba? Ano, sali ka? After na seminar, ano, sali ka? Hindi! Ba't ako sasali? Ito ang nangyari, ito ang na-convince sa akin. Hindi ko makakalimutan ito na ito yung nakakabaliw na part eh. July of 1998, unang check-in niya, isang buwan, tumangga, 1,100 pesos. Excited yung kaklase ko, hawak ang check-in talaga, tinan mo, kumita! Oh, teka lang! 1,000! Malaki pa sweldo ng katulong! Sabi sa akin, lalaki yan, yung mata lumalaki, lalaki yan! Sabi ko, bahala ka, lumaki ka. August of 98, tumanggap po siya 4,000. Nung tumanggap siya ng 4,000, sabi ko, 1 plus 4? 5,000. In 2 months, tayo graduating student. Pag-graduate natin, malamang, baka 1 month lang natin yan. Sabi sa akin, hindi, sa negosyo, mag-upis sa maliit, bago yung lumaki. Hindi ka tulad sa employment, pag sinabi ng boss mo, 10,000, magbalibaligtad ka, 10,000. Lumaki, konti lang. Tumuloy siya, ako hindi. September of 1998, tumanggap po siya. 12,000 pesos. Yun! Tumahimik na ako. Oh, ganyan tayo mga Pilipin eh. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. Totoo! Yun ang may katabi mo. Ay, tinayin. Pag ma-forma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, walang datong.
magkasabi dito, pumusta ako sa inyo. Tege yan. O, tege lang, baka may tamahan, ha? Minsan kasi may pinatamahan eh. Nagagali talaga eh. Pinapatamahan ako yan, ha? Hindi naman ho kayo, yung katabi nyo. Hindi ako din yun! 12,000, 1998. Estudyante, part-time. Malaki, mali? Malaki. Malaki, mali? Malaki. Malaki. Sali ako, hindi? Sali. Hindi. Malaki ho ito, actually, kahit ngayon. Part-time, estudyante, malaki ho ito. Pero ba't di ako sumali? Balibalik ta rin man, yung pinasel sa inyo, ba't yung pinasel sa akin nun, sales pa rin po ito. Ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Ibig sabihin, kikita ka lang pag may benta. Sabi ko sa kanya, next month, wala kang maimbita, wala kang mabentahan, walang sumali. May kita ka wala. Sabi niya sa akin, wala, kita mo na. Unreliable income. Hindi ka sigurado kung may kita wala. Hindi ka tulad pag ikaw ng trabaho, akin siya 30, basta pumasok ka, yun sigurado may sweldo ka. Sabi sa akin, hindi, lalaki, lalaki, puro lalaki. Bahala ka, lumaki ka. October of 1998, dito ko nagbago lahat. 52,000 tinanggap. Kaklase ko, babae. Hawak ang cheque. Ang layo-layo pa lang. Nagtatatalon, hawak ang cheque. Nakapalda. Sabi ko, tingnan mo! Tingnan mo! Gumagal, no? Yung palda, gumagal, no? Hindi ko alam, titingnan ko. Eh sabi, tingnan mo daw, eh. Hindi ko alam, titingnan ko. Pagkakita ko, 52,000. Lahat ng balahibo ko, tumayo. Nasubukan niyo na ba yung tumayo ang balahibo niyo? Yes. Lahat ng meron sa akin, tumayo. May kasama pang palo eh. May namimiss ka. Alam ko eh. Balahibo, yung tumayo, balahibo. Palo-palo pa. Asan ako? 50,000. Nakita ko 50,000. Ay, grabe ho. Alam mo yung pakiramdam ng nainggit ka, na gusto mo, na nakakahiya. Hindi mo maintindihan ang sarili mo. 52,000. Sabi ko, kung totoo to, kung kaya niya, kaya ko, kaklase ko babae. Kaya ko rin to. Sino ayaw ng 52,000? Kung nasa Pilipinas ka, mag-abroad ka pa ba? Magpapalipin ka pa kung tatanggap ko ng ganito? Eh dito na ako, sabi ko. Kaya maduda ko kung tao. Alam mo, ako yung taong kuhan, yung pag kami pinresent sa akin, ang hinahanap ko yung pangit. 52,000. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi, oh, yan, cheque o. Yan, cheque, tumatalbog eh. Ganun ako kaduda. Sabi ko, samahan kita sa bangko. I-cash natin yan. Sinamahan ko sa bangko. First time in my life, nakakita ko ng bangko. Punong-puno ng tao. Yung pila, hindi yung diretso. Paikot! Ganun karaming tao. At isang napansin ko, lahat magkakakilala. Lahat doon sa kumpanyang yun. Oh, dahil lang sa baba lang yung bangko eh. Tapos nag-uusap-usap. Magkano check in? Magkano check in? Puro ganunan! Tapos marinig ko, dumado yung mga check in lang. Bumaba ako eh, 48,000 lang. Yabang! Bumaba pa daw, 48,000 lang. Dati daw security guard, wala pa kailan. Bakit? Hindi ko naman sila kilala eh. Ang importante sa akin, yung kaklase ko, yun ang kakilala ko. Wala ko pa alam sa check-in nyo. Eto na ngayon. Teller. Pila. Wala ako sa pila. Siya nasa pila. Natural, wala akong check-in. Bakit pila? Pila ka ba? Wala akong check-in? Sinasamahan ka lang eh. Habang papalapit na papalapit, minamasdan ko lang na nakapila, wala naman nagre-reklamo. Yung mga check-in, pinapalitan naman. Sabi ko, totoo to ha. Habang papalapit na papalapit, yung puso ko, boom. Kinakabahan ako. 52,000 ho, estudyante. Kaklase ko. Eto na ho ngayon. Nung malapit na sa teller, papalayo ko ng papalayo. Bakit? Baka magkahulihan, hindi totoo. Matamay pa ako. Eh, kunyari, hindi ko siya kasama. Eh, hindi ako maalis. Bakit? Eh, kung totoo. Eto na ngayon. Inabot ang kaklase ko yung cheque. Hiningyan ng valid ID. Sabi ko, totoo to. Binaligtad yung cheque. Tinatakan. Pinasok sa validating machine. Eto, nakakabaliw. Kumuha na ng tipa 500 na bundle na gano'n. Pinasok dun sa... Ano yung nagbibilang? Trrrr! Nagbibilang ng pera. Sinabayan ko, trrrr! 52,000! Inabot sa kakasi ko! Ay, sa harapan ng teller, sa harap na maraming tao, gano'n pala yun pag nabaliw ka, pag nanaramdaman passion na gano'n, hindi mo mapipigil ang sarili mo. Hindi ko napansin yung sarili ko eh. Hinawaan ko sa leg yung kakasi ko. Ang galing mo! Ang galing mo! Nakahalik ako eh! Gano'n pala yun, pagkahalik ko, sabi yung, di ba 52,000 yun?
Imagine mo yung bundle na gano'n, hinugot na handahan yung 2,000, sabay, sa'yo. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan yun, hindi makatulog? Yes. Yung kahit anong gawin yung position, hindi ka makatulog? Yes. Lahat na ko, hindi ginawa ko, hindi ako makatulog. Bakit? Hawak ko 2,000. Siya 50, makatulog ka. Ang layo, di ba? 2,000, 50,000. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko. Kinabukasan, pinuntaan ko agad, anong gagawin ko? Sabi sa akin, attend ka ulit! Maghakot ka ng tao, yun lang pala! Hindi yung sinabi! Galit na galit ako, hakot! Sabi, lahat ng kay, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaklase, ano pa? Katabi, kaamoy, kabit, lahat ng kay! Ako, kahit hindi ko kakilala, inimit ako. Makatabi ko sa jeep, makatabi ko sa bus. Bakit? Gusto ko rin yan. Lahat, inimit ako. After one, good news po, pala sumali. Subukan nyo! Napakahirap pala! Pag inuwento dito, ang dali! Pag ginawa mo na, ay naku, nasaksakan ng hirap. Mas mahirap po nung panahon namin, walang cellphone. Landline pa. Tatawagan mo kung may number ka niya. Tatawagan mo. Tasabihin, oo. Pupunta kayo sa meeting place, hindi mo alam kung darating dahil wala naman cellphone. Mag-aabang ka. Hindi ka pwede umalis sa pwesto mo. Bakit? Kung hahanap ka ng payphone, baka dumating umalis. Kaya nandun ka lang talaga, sabi niya, darating. Gabi na, darating. Wala talaga. Katulad, hindi katulad nyo, may Facebook, matitrace mo na saan siya. Noon, pahirapan talaga. Maglalakad ka, halugugin mo yung buong barangay kung nadudumba. Pahirapan po. Pero alam nyo, nagawa namin. Di mas magagawa nyo. Nakita nyo yung difference sa amin noon? Ang hirap po noon. Eto pa malupit. Umatin. Pag umatin, eh grabe yung feeling. Umatin. Di ba pag umatin yung first timer mo, syempre masaya ka. Syempre hindi yung papakita. Siyempre, professional ka. Ah, oy, thank you for coming. Pero sa lulo po, yeah. Umay po na seminar. Pag umay po nakinig, siyempre, ikaw naman, yeah. Pero siyempre, kunyari, hindi ka naman masyadong kundi, pero ang ganyan ang tsura mo. Yeah. Pag sinabi ng speaker, sino gusto yung naman, malagta sa kamay, ang tsura mo, yeah. Sasali ka. Eto na ngayon. Pagkatapos ng seminar, ano sabihin sa'yo? Ah, thank you, ha. Hindi ako interesado. Ano pakiramdam? Talagang boom! Ito masakit! Hindi mo papakainin? Yun ang masakit doon. Alam niyo, ang hirap po mag-imita. After one year, nag-decide ho ako. Kayo man nasa kinalalagyan ko. Malamang iba sa inyo, one week pa lang, ayaw na eh. Iba nga, after nito, interesado. Pag-uwi, sabi ng nanay, ay, saan ka galing? Recruit! Ay, alam ko na yan! Ano tsura mo? One day pa lang, ayaw mo na. Ako, One year, tinuloy ko ng tinuloy. Hanggang sa nag-decide ako after one year, this is not for me. Zero eh! Yung kaklase ko, after one year, 100,000 na ho per month. Sabi ko, meron sigurong swerte sa kanya or linya niya na hindi para sa akin. So, nag-decide ako, kinaus ko yung sponsor ko, mag-quit na ako. Sabi ng sponsor ko, syempre, na-expect ko, bibibihin ako. Alam niyo yung binibaby? Ganyan ang Pilipino eh. Gusto yung binibaby. Huwag, tumuloy ka. Ganyan talaga. Yan, di ba? Yun ang ina-expect ko. Alam mo sabi ng sponsor ko? O di mag-quit ka. Di ba mas masakit yun? Eh kung bakit? Sabi niya sa akin, eh ayaw mo na eh. Di mag-quit ka. Yun sabi sa akin. Pero ito ang tatanong ko sa'yo. Pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Doon ko na rin. Oo nga, no? Pag nag-quit ako, anong gagawin ko? Mula ngayon hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yan, kung hindi ako tumuloy, hindi ako nang seryoso, sino, ano kaya ako ngayon? Malamang empleyado. Ahente. Negosyante. Hindi ko alam. Artista. Malay nyo, hindi mo alam, di ba? Tinamay ka tabi mo. Tinamay. Pag hindi yan tumuloy, sino kaya yan 10 years from now? Ha? Snatcher. So, anong inisip ko? Sabi ko, sige, one more year, sige. Pero this time, papakinggan kita. Kung nasasabihin mo, susundin ko. Doon ko natutunan yung tinatawag na KFC. Alam niyo ba yung KFC? Alam ko iniisip niyo, chicken, gutom na kayo eh. No, follow, commit.
Yung iba, wala nito. Hindi nag-know, hindi umatin ng training, hindi nakikinig. Yung iba umatin, hindi para matuto, para ma-entertain. Umatin tayo, ang saya-saya, ano na saya-saya. Wah! Grabe! Paglabas, ano, ang ganda, ang galing. Ano sabi? Ewan ko! Ha? No! Pag sinabi no, aalamin mo, nagsusulat ka. Gagayahin mo. Tapos, follow. Kung anong sinabi, kung anong ginawa, susundin mo. Pero, hindi nawala yung commit. Ano yung commit? Kahit nahihirapan ka, huwag kang titigil. Ganun lang ako kasimple. K-E-C. Huwag mo tatanggalin yung C. Huwag mo tatanggalin yung E. Dapat kumpleto yan para maging successful ka sa negosyo to. Kaya pa ngayon tanong sa'yo, ano yung sistema? K-F-C. Ano yun? Basta! Sali ka na lang, K-F-C. So what happened, on my second year, pinag-aralan ko yung sistema, nakaimbita ako, until finally, short, naging successful po ako, naka-six years po sa kumpanyang yun, sasabihin ko lahat ng totoo, 6 years po sa kumpanyang yun, I was one of the youngest millionaires club, nung nalaman ko yung sistema, nung karoon ako ng momentum, after 6 years, umalis po ako dun. Sumali ako sa kumpanya, hindi ko kakahiya, hindi ko itatago. Sumali po sa FQ, abbreviation na lang, siguro iba alam yun. FQ, Filipino company po yun. 6 months lang naman po ako dun. Pero yung 6 months time, 1.2 million kinita ko. Pwede na, 6 months. After 6 months, umalis po ulit ako dun. Teka lang, di ko na sabi sa inyo. Doon sa first company ko, 18 million din ho ang kinita ko doon. Grabe, no? After 6 years, subalis ako. Sa ako naman ako sumalis, FQ. 1.2 million in 6 months. After 6 months, umalis po ulit ako doon. Ulit ako doon. Sumali ulit sa kumpanya. Ang pangalan naman, IP. Abbreviation sa lang, IP. Boom! Doon ako yumaman ng bongga. Bakit po? 1 million per month ang kinita ko doon. Out of the hundreds of thousands of members, ako po yung naging top 4. Ibig sabihin, sa maraming men, parang si Joseph top 1 natin dito sa AIM. Ako nung time na yun, ako yung top 4 distributor. 1 million a month. After 1 year sa kumpanyang yun, umalis po ulit ako. Kung first timer ko kayo, o ngayon yun ako narinig, ito iisipin mo. Kung talagang kumikita ka, bakit palipat-ipat ka? Tama mali. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat, hindi ka ba alis kung sarado na? Ako na alis na, sarado na yung kumpanya eh. Alam ka, mag-isa ka doon, sali ka, sarado na. Ito na, lilipat ka. Ito yung pangalawang tanong mo. Alam mo na nagsasara, sali ka pa rin ang sali. Ito sagot ko. Dahil wala ako makita ang pagkakakitaan mula noon hanggang ngayon na maliit ang puhunan, malaki ang kitaan. Plus, may leverage pa. Yun ang pinagkaiba nito sa ibang sales. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi meron naman din na sa ibang sales, hindi naman ganun kalaki puhunan, pero walang leverage. Ano yung leverage? Yun sa ibang sales po, kikita ka rin. Pero buwan-buwan, kailangan may benta ka. Pag walang benta, walang kita. Dito, pag na-build mo yung network mo, lumaki sila. Tutulungan mo na lang sila. Kahit hindi ka na makaimbita, makarecruit, makabenta, basta yung network mo, kumita, kita ka. Nakuha niyo yung difference? Yes. Yun ang pinagkaiba. Now, alam ko inisip na yun, oh, tama na yan, alam ko mayaman ka. Teka, hindi ko pa natapos pala. After no sa IP, tapusin ko lang, alam ko, inip na inip na ako kayo. Alam ko iba sa inyo gutom na, kasi nakikita ko iba ganito na itsura eh. Tingga ganito, pagpapalapak. After ng palapak. Ang galing, may sistema rin. Oh, totoo naman eh. There are people who have mastered the art of sleeping. Totoo. Nakala mo, gising na kaganan yun lang yan. Oh. Pero tulog yan. Abangan mo. Para tutulog pa yan. Ganun kagaling. Anyway, so IP, after po sa IP, umalis po ako. Why? Dr. Ed Cavantoc, Francis Miguel, we've decided, kaysa sumali kami sa mga kumpanya nagsasara, ba't di lang tayo magtayo? Para di na magsara. So we decided, itayo ang AIM Global. Sige, ituloy nyo. O, tama na. We decided, 2005. End of 2005. Kaysa sumali kami sa ibang kumpanya, tayo na lang magtayo. Ang dami hong kwan. Ay, hindi nyo kaya yan! Hindi naman kayo mga mayayaman na traditional businessman. Daming sinasabi sa amin. Mga networker lang kayo. Ito sagot namin. Yung mga may-ari before na traditional businessman, may pera, nagtayo, pasinin nyo, hindi naman sila nagsasalita eh. Hindi sila nakikita. Nandun lang sila sa likod.
Ito magtindi. Bakit nagsasara? Kasi oh, after how many months or years, pag nakita niya yung sistema, hindi na maganda, isasara. Magbilang ka ng ilang buwan o taon, may magbubukas ulit. Huwag ka magtaka. Sila rin ang mayari. Sino nasisira ang pangalan? Tayo! Tayo ang maharap sa mga tao. Tayo nag-iimbita ng kaibigan. Sasabihin ng mayari, pasensya na kayo. Bugi. Sasara na. Ikaw ngayon, ibig ka sa gitna. Nakuha niyo ako? So sabi namin, kesa yung mga kumpanya yan, sarihan natin, tayo na magtayo para hindi na magsara. Yan ang idea. And ladies and gentlemen, ang AIM Global ho ngayon, 11 years na ho. At hindi lang po siya present sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nga ho, hindi AIM Philippines eh. AIM Global. So dapat lakihan mo, tingin mo sa negosyong to. Kung ang tingin mo dito, yung katabi mo lang. Kung ang tingin mo dito, eto lang. Kung ang tingin mo dito, Metro Manila lang. Kung ang tingin mo dito, Pilipinas lang, small time ka. Pag sinabi yung AIM Global, para maintindihan mo, kung may negosyo ka, gusto mo maging malaki. Giant. You look global. Ang kailangan mo tingnan, tingnan mo yung global. Nakuha niyo ako? Empleyado ka, dito ka sa Pilipinas, wala mangyari. You go global. Nakuha niyo ako? Kung artista ka, dito ka lang sa Pilipinas, pwede ka lumaki. Pero kung gusto maging giant, you go global. Nakuha niyo yung point ko? Dahil ang market, mas malaki. So hindi ko na paabahin pa, alam ko marami kayong questions. Ano yung mga possible questions nyo? Paano mag-umpisa? Number two, hindi ako magaling sa sales. Hindi ako magaling sa mag-sales talk. Number three, mahihain ako. Kunti lang ang kilala ko. Bagong salta lang ako dito sa Maynila. Eh, yung mga possible questions. Number four, paano ko naimbitan na lahat? Sino pa yung imbitahin ko? Number five, yung mga kamag-anak ko, ayaw. Mga kaibigan ko, ayaw. O, paano ba? Paano ako? Yung mga ganun tanong. Uy. Yes! Yung mga itsura yung ganun eh. Oh, tatapusin ko na. Number one, ano sabi ko? Paano mag-upi sila? Number one, parang umisa. Sinabi na kanina, di ba? Pag-aralan mo. Lahat ng bagay, pinag-aaralan. Nakuha niyo ako? So, hindi ko na-explain to. Aaten ka lang, makikinig ka, susulat ka, pag-aaralan. Ang pag-aaral, hindi lang aten. Research pa. Nag-research ka rin. Nakikinig ka rin sa mga uplines. Nakuha niyo ako? Nasa bahay ka na, yung sinulat mo, pag-aaralan mo. Hindi yung, nasa bahay ka na, kabahala na tulog na. Hindi yung, ganun ang pag-aaral. Number two, syempre, hindi pwede matapos ang pag-aaral. Kailangan mo, subukan. Subukan mo yung products ng totoo. Mahirap na baka mga pag-inom mo, lumubo ka. Nakuha niyo ako? Dapat alam mo. Number three, gumawa ka ng prospect list. Ano yung prospect list? Lahat na kakilala mo, isulat mo sa papel. Dapat organized ka. Kung sa laptop mo, sa cellphone mo, i-categorize mo sila, A, B, C. A, yan yung mga tao masisipag. Yan ang unahin mo imbitahin. Bakit masipag eh? B, yung mga tamad. Bakit tamad iniimita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. O diba? C, mga walang kwenta. Ba't walang kwenta iniimita? Kahit walang kwenta imbitahin mo. Bakit? Baka magustuhan niya yung products, gumaling pa, tulungan mo pa. Nakuha niyo ako? Okay. Sino yung D? Yung mga patay na. Nede, joke lang. Yung mga D, yung mga umayaw dito, ilalagay mo dito. Ayaw mo, lipat mo dito. Ayaw mo, lipat mo dito. Sino yung D? Pag mayroon mo ka na, balikan mo. Ibig sabihin, walang tapon. Ngayon, binalikan mo. Ayaw pa din. Products ulit. Ayaw ng products. Ilagay mo sa E. Ano yun? Pag mayaman na mayaman ka na, may kotse ka, sagasaan mo na. Lady, okay, gawa ka ng prospect list. Number four, hakot. Ano yung hakot? Pag nangimita ka, huwag pa isa-isa. Huwag pa konti-konti. Pag nangimita ka, maramihan. Bakit? Sayang oras mo yan. Kalaban natin sa buhay. Oras. Kaya dapat, strike while the iron is hot. At pag naimbita ka, dapat, sa tulad sinabi ni Francis, dapat excited ka. Hindi pwede mapatay-patay. May tatawagan ka, gusto mo yung umaman. Sama ka. Ay, tsura kausap mo. Sure. Kailangan, pag tumawag ka, grabe! Sumama ka! Saan? Basta! Ha? Pagdating dito, ganyan-ganyan ka po, pumasok ko tayo. Pumasok ka! And pag kaya nag-akot, nag-imbita, lalo na sa telepono, please kayo mag-explain. Lalo kung baguhan ka. Ang dami nagkakamali. Mali, bilisan mo. Grabe to, grabe talaga to. Bakit? Basta, yayaman tayo. Kumuha ka ng moving papel. Meron na. Drawing ka ng bilaw. Meron na.
Mag-dry ka ng dalawang bilog sa tabi niya. Dalawang bilog sa tabi niya. Dalawang bilog sa tabi niya. Meron na, meron na! Maray, ikaw yan, nangyaman tayo. Siyempre, okay lang kung ganyan eh. Paano ko na-drawing ganito? Maray, may isa mo, bakit? Basta! Kumuha ka ng blog at papel. Meron na, meron na. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, meron na. Mag-drawing ka ng dalawang guhit sa ilalim niya. Tandaan mo. Meron na, Mare. Meron na. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim niya. Ay, Mare! Baka iba yung mga drawing, di ba? Ano sabi? Mare, 2,000 yan. Aten, sama ako dyan, Mare! Ako po, nakikita yung tsuro. Nakita ko, Mare, yan ba'y 2,000? Delikado, delikado. Number 5, baliw. Alam nyo, mahirap yung maman sa ganito negosyo kung hindi ka baliw. Tinan nyo nga yung katabi nyo kung baliw. Ano ibig sabihin ng baliw? Ang baliw, ganito. Pumapalakpak, tumatawa. Sa salita. May mga ngilan-ngilan. Ganito yung tsura mula umpisa hanggang ngayon. Hindi ko naiintindihan kung nakaihi na, nakatay na. Baka nakakapigil, paano ko lalabas dito? Kaya pala din na nagsasalita. Ano yung baliw? Alam nyo, kung may bitbit ka, first timer, syempre, hindi pwede nakaganon ka lang. Pag may bitbit ka, first timer ka, dapat, ipasa mo excitement mo dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Tuturuan ko kayo kung paano pumalakpak. Iba kasi walang kwan-kwan pumalakpak. Di ba ganito pumalakpak? Ganito ho ang tamang palakpak. Sa susunod na atin kayo, ganito. Taas ang kamay! Ako muna! At pag pumalakpak kayo, dito. Para malakas. Nakuha niyo ako? Ako muna! Ganun ha? At may kasamang, woo! Ngayon, sabay-sabay ha. Ang hindi papalakpak, may putok. 1, 2, palakpak! Ganyan pumalakpak. Imagine mo, kung mula umpisa hanggang huli, ganyan ang palakpak mo natin lahat. Ano yung tsura ng first time? Woo! Paglabas ito, sagaling! Maganda ba yung negosyo? Dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan! Palakpak! Ano yung tsura ngayon nung antok-antok? Ganda yung tsura? Sabi niya kanino? Pag-uwi na, Mr. Bean! Nasa po, pasensya na ako kayo. Kaya ko iba, uwi na, hindi na makalabas eh. Gisan mo! Last na ako, number 6. Last na ako ito. You have to be positive. Alam niyo sa buhay, ang hirap maging positive. Bakit ako? Ang dami negative eh. Ito, magbasa ka ng dyaryo, negative. Manood ka ng TV, negative. Nakuha niyo ako? Pag-isi mo pa lang, pag-tingin mo sa katabi mo, negative na kagad. Dami, pag yun, puro negative, di ba? Tinan nyo, uuwi kayo ngayon. Di ba? Pagdukot, wala pang bayad na. Pamasay, negative. Pag-uwi ng bahay, walang ulam, negative. Ang positive, tinitrain mo ang utak mo para maging positive. Ulitin ko, tinitrain. Ano yung sabi niyo tinitrain? Pipilitin mo. Ganun pala ho yun. Kasi pag ang hindi positive ang aura mo, damay ang mga tao sa paligid mo. Ganun ho yun. Hindi lang ho yun. Pati mga kausap mo, hindi ma-magnet. Kasi kung negative ka mag-isip, kahit itsura mo masaya, pero yung utak mo negative, nasaya ka lang. Pero mga tao, nasaya din. Pero hindi ma-magnet. Ang sistema, positive. Katapusin natin sa kuling kwento. May isang aeroplano, Boeing 747. Tignan nyo gano'ng importante yan, positive. Sino nakasakay na ho ng aeroplano? Nakasakay na ho. Nakakita na ho, parang nagkakaintindihan ho tayo.
May mga hindi nakasakay. Boeing 747. At the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding, alam niyo yung turbulence? Normal ho yun. Pero itong particular flight na to, sobrang lakas ho. Yung mga tao na nahihilo ho. Alam niyo ho, kapag ikaw ho nakasakay ng aeroplano at may turbulence, etong turbulence na to, sobrang tinding. Nagsalita yung captain, and they are trained to be positive. Sabi ng captain, no, amidst the chaos, ha? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down. Di ba if somebody's in control, you will feel okay? Parang, oh, okay pala. Kasi in control siya eh. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down. Take your seat. Fasten your seatbelt. And everything is under control. So yung mga tao, okay lang, okay lang, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, ano lumalala? Yung makina na naririnig na, umaga na ako. Yung mga tao, yung mga tao. Alam niyo yung mga tao, nagwala na ho, nag-iyakan na, nagtanggalan si Bell. Bakit? Sabi wala na to. Nagyakapan na ho, inaarap na yung mga kamag-anak, nagyakapan. Chaos. Pero amidst the chaos, yung captain, nagsaita and still positive. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Nag-pray! Bakit? Is prayer positive? Yes! Nag-pray ba kayo? Yes! Who is the most positive person in the world? Person! Jesus! Diba? Person eh! Oh. Jesus, why? When he died on the cross. Positive! Hindi ito blasphemy! No, siya'y bago ipako sa krus, bago siya mamatay. Di ba kinukutsa siya? Binabato siya? Pinahirapan siya? Napaka-negative na situation. Pwede naman siyang ipako ng paganto. Pwede rin paganto. Kasi positive yung sign eh. Nakuha niyo ako? Before he died, when he was crucified, the demons thought they've won. But they don't know the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. And kaya pag kayo may kawasap kayo at negative, huwag maging positive ka. Huwag nyo lang gagayahin yung ibang kilala ko. Ni literal. Ayaw mo? Hindi ho demonyo! Lagi ka nang mamatay ka! Gumayas ka, demonyo! Hindi ho demonyo yung kausap nyo. Nakuha nyo? Yung positive lang ang thinking nyo. Nakuha nyo ako? Sa mga kaibigan, daan na ho ako. Nagkwento lang ako ng mga short na tips and nga pala, hindi ba parang tapos yung tips, oh? Sabi ko, paano mag-umpisa? Ayan na yun. Paano yung susunod? Kaya nga, a-attend kayo bukas. Yeah! Dahil hindi mo makukuha sa isang upuan.